yung siksik na mga balita at impormasyon ang buburuin natin para sa mga kapatid. Bago po, mga kapuso! Balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag. EZBB Super Radio 594 Kapusong Pilipino Lahat Super Radio EZBB Servisyong totoo Walang kinikilingan Walang pinoprotektahan Servisyong totoo lamang Walang iwanan Walang kinikilingan Walang DZBB. Tayo na maglaro ng basketball. Good morning! Mamaya, alas 5.33. FIBA, mga kapuso. Ay, ito na po, mga kapuso, balita na tayo! Narito ang headlines na mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Good morning. Buhay na buhay. Bawala ng bagyo bilang isa nakataas sa... nakataas dahil sa bagyong Goring. Tatlong butega sa Bulacan na nag-iimbak ng mahigit sa 200,000 sako ng bigas ikinandado. Paglilipat ng prangkisa ng mga pampublikong sasakyan, pinayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. 2023 FIBA World Cup opisyal lang bubuksan sa Philippine Arena sa Bulacan ngayong araw. Mabigat na daloy ng trapiko, asahan na. Ilang dating opisyal ng procurement service ng Department of Budget and Management at formally pinakakasuhan ng ombudsman dahil sa maanomalya o manong pagbili ng 4 bilyong pisong halaga ng RT-PCR test kits. Pagtatapon sa karagatang Pasipiko ng treated radioactive water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant na sinira ng lindol, sinibulan na ng Japan treated radioactive water posibleng makarating sa Pilipinas ayon sa eksperto. 28,000 pre-registered SIM na may verified e-wallet accounts na naglalaban ng bilyon-bilyong piso na samsam sa mga basurahan sa Sinalakay na Manoy Scam Hub sa Pasay City. Oras natin, radyo na, TV pa! Wow! Si Melo del Prado! Panalo! Alas 5.34 na po ng umaga. Bagyang lumakas ang bagyong Goring habang mabagal na kumikilos patungo sa timong kanlurang direksyon. Huling namataan ang pag-asang sentro ng bagyo sa layong 220 kilometro silangan, timog silangan ng Pasco, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin, aabot ng 75 kilometro kada oras malapit sa gitna. At pagbugsong aabot ng 90 kilometro kada oras, nakataas na ang babala ng bagyo bilang isa sa Batanes. Silangang bahagi ng Babuyan Islands, silangang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang silangang bahagi ng Isabela. Inaasahang lalakas pa ang bagyong Goring at magiging super typhoon kategory bukas. Hindi inaalis ng pag-asang posibilidad na lumakas pa ito at maging super typhoon.
Samantala, pinaimbentaryo na ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng relief goods sa Cagayan Valley at sa Calabarzon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Ipinatitiyak din ng Kalihim ang kahandaan ng mga regional office sa banta ng bagyo. Mahigit sa 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga na mahigit sa kalahating bilyong piso ang nadiskubre sa tatlong bodega sa Bulacan. Ang tatlong bodega na nag-iimbakabano ng bigas ay ininspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ilang pang mambabatas. Ayon kay Alvin Enciso, Jefe ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, nakatanggap sila ng inisyal na impormasyon na mayroon naman ng doong puslit na bigas. Sinabi ni Romualdez sa tatlong buwan ang nakaimbak ang ilan sa mga bigas na mistula o ng hoarding o pag-iipit ng supply. Kung ibebenta ito sa merkado, malaking tulong ba ito para hindi tumaas ang presyo? Lumabas din sa inspeksyon na inililipat sa mga sako ng mga local producer ang mga imported na bigas na posibleng modus para ilusot sa merkado ang mga puslit na bigas o palabasin na ito'y lokal na bigas. Ikinandado na ang mga bodega at binigyan ng 15 araw ang mga may-ari nito para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Sinabi naman ni Rose Maria de Jesus at edit na namamahala sa mga bodega na kumpleto sila sa papeles, mayroong permit at legal ang kanilang operasyon. Samantala, mayroon pa munong 20 bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs na nagtatago umano ng 1,000,000 sako ng bigas. Oras natin, Radyo na TV pa. Alas 5.37 na po ng umaga. Aabuti ng 80 hanggang 100 taon bago tuluyang mapadaluyan ng tubig ang lahat ng sakahan sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Engineer Eduardo Guillen, Acting Administrator ng NIA o National Irrigation Administration, ito ay kung laging maliit ang pondo na nakalaan para sa irigasyon. Lagi anyang mababa ang pondo ng NIA at wala itong quick response fund na para sana sa agarang pagpapakumpuni ng mga nasisirang dam at irigasyon. Sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo na 65.28% lang ng 3.128 hectares ang kabuang irrigational area sa bansa ang may patubig. 38 lang din mula sa 80 target na lalawigan at chartered cities ang nabigyan ng makinarya, pasilidad at small-scale irrigation projects. Binigyang din ni Tulfo na dapat itong pagtuunan ng pansin dahil dito nakasandig ang pagpaparami ng maaning palay para hindi kulangin ang supply ang ating bansa. Oras natin, Radyo na TV pala, 5.38 na po ng umaga. Pinayagan na ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang paglilipat ng prangkisa ng Public Utility Vehicles o PUV. Tumatanggap na ang LTFRB ng application para sa paglilipat ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga pampublikong sasakyan matapos umapila ang ilang transport group na repasuhin ang Memorandum Circular 2016-010. Inilabas noon ang naturang kautusan bunsod na mga umabusong buy and sell operators para kumita ng malaki sa halip na mag-operate sa bagong Memorandum Circular Number 2023-027. Sinabi ng LTFRB na naglatag na sila ng mga panuntunan para maiwasan ang mga panluloko. Ngayong pinapayagan ang paglilipat ng prangkisa, mas mapabibilis ang pamahagi ng tulong sa mga operator tulad ng pantawid pasada o Fuel Subsidy Program. Limitado lamang ang biyahe ng LRT1 sa Puyat o Hill Puyat at Fernando Po Jr. Stations simula ngayong araw hanggang sa Linggo, August 27. Ayon sa LRMC o Light Rail Manila Corporation, susuriin ang kanilang engineering team ang riles mula EDSA Station hanggang Baclaran Station kung saan nagkaroon ng mechanical problem ng Gen 2 train set kahapon. Para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, humingi ng pamanhin sa publiko ang LRMC at tiniyak na tinutugunan ang problema para mapabilis ang pagsasaayos nito. Oras natin, Radyo na TV pala, 5.40 na po ng umaga. Opisyal nang bubuksan ang 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena ngayong araw. Kabilang sa makikipagtagisan ang Gilas Pilipinas na binubuo ni na Japheth Aguilar,
na siyang tatayong team captain, Jordan Clarkson, Junmar Fajardo, Scotty Thompson, Kai Soto, AJ Edo, Renz Abando, Jaime Malonzo, Dwight Ramos, CJ Perez, RR Pugoy at Kiefer Ravena. Una nang makakalaban ng gilas ang koponan ng Dominican Republic, Angola at Italy. Isasagawa ang opening ceremony sa Philippine Arena sa Bulacan, kaya asahan ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw na sasabayan pa ng long weekend. Nagpakalat ng Enlexo North Luzon Expressway Corporation na mga magmamando ng trapiko sa expressway at sa Ciudad de Victoria Complex sa Bukawi. Bukod sa mga parking area malapit sa arena, naglaan na rin ng parking space sa gilid ng bypass road na ipinalab na sa munisipyo ng Bukawi at Santa Maria. Pinayuhan ng NLEX ang mga manunood sa opening ceremony na sumakay na lang sa libreng point-to-point shuttle bus sa 12 lugar sa Metro Manila, Bulacan at sa Pampanga. Pero kung magdadala ng sasakyan, tiyaking mayroong RFID o radio frequency identification ito dahil walang cash lane sa Ciudad de Victoria exit. Mamayang alas 5:30 ng hapon naman, wala nang papapasuking sasakyan sa complex maliban sa mga VIP, sa mga delegado at mga point-to-point bus. Magpapatupad din ang truck ban sa iba't ibang oras sa Caloocan at Valenzuela at sa ilang lugar sa Bulacan. Nasa 1,300 tauhan ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang magbabantay sa mga kalsada bago mag-NLEX. Pahihintuin din ang trapiko sa ilang kalsada kapag may daraang convoy ang mga kalahok sa FIBA at magpapatupad din ang stop-and-go traffic scheme sa ilang lugar. Samantala, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikong paralan at sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at Bulacan ngayong araw dahil sa opening ng 2023 FIBA World Cup. Oras natin, Radyo na! TV pa, alas 5:42 na po ng umaga. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 8, Saksi sa Double B. At alas 9, One-on-One. Walang personalan, pagbabalikan. Walang kinikinigan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Awang katotohanan lamang. Super Radio, DZWB, Prime Time.
pinalabas natin, radyo na! TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5:46 na po ng umaga. Super Radyo! Sinimula na ng Japan ang pagtatapon sa karagatang Pasipiko ng treated radioactive water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant na sinira ng lindol na sinundan ng tsunami noong 2011. Tinayak ng pamahala ng Japan na mapusising inaral na treat at nakitang ligtas na itong itapon sa dagat. Kabuang 1.3 milyong metriko tonelada ng wastewater ang balak na itapon sa karagatan, pero paunti-unti itong gagawin sa loob ng 3 dekada. Ayon sa International Atomic Energy Agency o IAEA, ay pasado sa kanilang pagsusuri ang treated water mula sa Fukushima Daiichi at ang treated nuclear water ay halos walang radiological impact sa publiko at sa kalikasan. Pero ayon kay Maria Lourdes San Diego McGlone, chemical oceanographer mula sa Marine Science Institute ng College of Science ng University of the Philippines, posibleng maapektuhan pa rin ang Pilipinas dahil umiikot ang tubig sa karagatang Pasipiko. Mahalaga umano na ma-monitor ang itatapong wastewater at kailangang magkaroon ng monitoring station sa Catanduanes na inaasahang unang maapektuhan ito. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na titingnan nila ang isyung ito batay sa pag-aaral ng siyensya at fact-based perspective. Prioridad umano ng pamahalaan bilang isang archipelagic na bansa na protektahan ang karagatan sa Pilipinas, bagamat kinikilala nila ang technical expertise ng International Atomic Energy Agency. Inaasahang matatapos ngayong linggo ang resupply mission sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Ang BRP Laguna ng Philippine Navy ang magsasagawa ng resupply sa isla na nakalayag na noong Martes ng gabi. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang resupply missions. Ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea, panahon na para magtayo ng permanenteng istruktura sa ating mga okupadong teritoryo, lalo na sa Ayungin Shoal, para magamit ang yamang dagat at langis sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kamakailan lang nagpagawa ang Armed Forces of the Philippines ng beaching ramp o bahagi ng mga daungan sa Pagasa Island, pero walang ospital doon. Samantala, isinusulong ni Senator Risa Ontiveros ang dagdag intelligence fund ng Coast Guard. Bulaan niya noong 2009 ay nasa 10 milyon pesos lang ang natanggap na intelligence fund ng Philippine Coast Guard. Samantala, bumuo na ang Office of the Solicitor General ng team para sa mga legal at diplomatikong hakbang kaugnay ng pangaharang ng China. Hindi rin inaalis ang posibilidad na idurog ng Pilipinas ang isyo sa United Nations General Assembly. Oras natin, Radyo na TV pa. Alas 5:49 na po ng umaga. Pinasasampahan ng Ombudsman na reklamong graft ang ilang dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM at kumpanyang Farmally dahil umano ito sa pagbili ng PSDBM ng 4 bilyong pisong halaga ng RT-PCR test kits sa Farmally Pharmaceutical Corporation, kabilang sa pinakakasuhan sina dating Budget Undersecretary Christopher Lau, dating PSDBM Director Warren Leong, Budget Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman, at Farmally officials na sina Mohit at Twinkle Dargani, Lincoln Ong, Justin Garado at Wang Chuyen. Ayon sa Ombudsman, nagsabwatan ang mga respondent para ma-award ang kontrata sa Farmally kahit may iba pang kumpanya na may kakayahan o mas may kakayahan na mag-supply at mag-deliver ng mga test kits sa mas murang halaga. Ayon sa mga abogado ni Mohit Dargani at sa iba pa, handa silang harapin ang mga kasong isasampa sa korte. Sinabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na tatalima sila sa desisyon ng Ombudsman. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng iba pang mga akusado. Oras natin, Radyo na TV pa. Alas 5:50 na po ng umaga. Pinalaya na ng Kamara kagabi si Cagayan Governor Manuel Mamba matapos nakusang sumuko kahapon ng umaga. Unang pinatawan ng contempt si Mamba at pinaditine dahil bigong makadalo sa joint hearing ng House Committee on Public Accounts at Committee on Suffrage and Electoral Reforms ukol sa mali vote buying at illegal na pag-asta ng provincial government noong eleksyon 2022. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Paduano, nagpasya silang palayain si Mamba dahil humingi na siya ng tawad hinggil sa hindi pagharap sa mga nakalipas na pagdirig
Nangako rin umano si Mamba na hindi magsasalita o uungkatin sa labas ng Kongreso ang isyu ng investigasyon laban sa kanya. Nangako na rin anya ang gobernador na dadalo na sa mga susunod na pagdinig at babawiin ang inihaing petisyon sa Korte Suprema sa Martes. Una nang naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para pigilan ang dalawang komite ng Kamara na ipatupad ang contempt order laban kay Mamba. Nasamsam na mga otoridad ang 28,000 pre-registered SIM sa mga basurahan sa sinalakay ng mga scam hub sa Pasay City. Kamakailan, may kanya-kanyang verified e-wallet account sa mga SIM na may tig 100,000 piso hanggang sa 5,000 piso at kung susumahin ay aabot sa bilyon-bilyong piso. Ayon kay Undersecretary Gilberto Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, inaalam pa nila kung saan ipinadadala ang pera. Bukod sa SIM, may nakuha rin sila mga papel kung saan nakasulat ang e-wallet account number, kung kanino ito nakarehistro, kung magkano ang laman at ang passcode. Sinabi ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, na hindi sila nahihingi sila ng tulong sa National Telecommunications Commission para i-freeze ang mga pera sa naturang e-wallet accounts. Samantala, sisimulan na ng Department of Justice at Bureau of Immigration ang pagpapadeport sa 231 na dayuhan na nahuli sa Bray Scam Hub. Inatasan din Executive Secretary Lucas Bersamin ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang lahat ng asset ng Riverdale Global Gaming kasama ng SK Global at ang mga sasakyan na nakumpiska sa lugar. Naglabas na rin ang commitment order ang immigration para sa 27 dayuhan upang ilipat sila sa Pasay City Jail mula sa detention facility ng kagawaran. Oras natin, Radyo na! TV Pala, 5:53 na po ng umaga! Melo del Prado sa Super Radyo DZBB! Mga kapuso, maging handa tayo sa mga posibleng pagbaha ngayong panahon ng bagyo. Oras na bumaha at may banta na mas titindi pa ang pagbaha, lumikas sa itinalagang evacuation center ng lokal na pamahalaan. Bitbitin ang emergency kit sa paglikas. Bago lumabas ng bahay, i-turn off ang main switch ng kuryente. Isara ang lahat ng bintana at ikandado ang mga pinto. Kung merong mababaw na baha na kailangang daanan, buhatin o hawakan ang mga bata habang lumilikas. Kung mataas na ang baha at rumaragas ang tubig, huwag agad-agad lumusong. Humingi o maghintay ng tulong mula sa rescuers ng barangay o lokal na pamahalaan. Sa Super
oras natin, radyo na, TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5.56 na po ng umaga. Super Radio! Inilunsad na ng DFA o Department of Foreign Affairs ang Philippine Electronic Visa o e-visa system para mapadali ang pagkuha ng tourist visa ng mga dayuhang nais mamasyal sa Pilipinas. Isa sa unang makikinabang sa e-visa system ang Chinese nationals. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, handa na ito para sa soft launch sa tulong ng Konsulada ng Pilipinas sa Shanghai, China. Inaasahang mas maraming Chinese tourist ang mahihikayat na mamasyal sa Pilipinas. Bago magkampandemya, China ang unang ang ikalawang pinakamaraming bilang ng turistang pumupunta sa Pilipinas kasunod ng South Korean Nationals. Umabot na sa mahigit sa 20 milyon ang nag-enroll para sa school year 2023-2024. Ayon sa Department of Education, pinakamarami ang nakapagpatala sa Calabarzon, umabot sa 3,265,523 na sinusundan ng NCR, 2,402,858 at Central Luzon, 2,177,726. Magpapatuloy ang enrollment hanggang bukas, August 26. Ang mga Alternative Learning System learners ay maaaring magpatala sa mga barangay, community learning center o sa pinakamalapit na pampublikong paaralan. Samantala, sinabi ng DepEd na hybrid learning pa rin ang ipatutupad sa ilang paaralan ngayong taon, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo o kalamidad. Una nang sinabi ng DepEd na 159,000 na silidaralan ang kulang sa pagbukas ng klase sa August 29, pero hindi pa ito kayang maipagawa dahil kulang ang pundo na inilaan sa kagawaran. Bilang pansamantalang solusyon, magpapatupad muna ng 3 shifts sa klase ang ilang paralan. Wala nang nakikitang problema dito ang National Parent Teachers Association Philippines dahil hindi na ito bago, lalo na sa mga lugar na maraming estudyante. Ayon kay Willie Rodriguez, Pangulo ng Grupo, hindi rin nila nakikitang makaapekto ito sa pag-aaral ng mga bata, lalo't inilunsad na ng DepEd ang matatag K-12 o K-10 curriculum. Naospital ang 13 tao. Sumama ang pakiramdam dahil sa kinaing alimango sa isang birthday party sa Barangay Baknan, San Carlos, Pangasinan. Kabilang sila sa mahigit sa 30 na nakaranas ng pagsusuka, pagdurumi at pagkahilo. Ayon kay Vicente Castro, kapitan ng Barangay Baknan, in-order ang seafood sa online. Maging ang birthday celebrant o celebrator ay nakaranas din ng kaparehong sintomas at hindi umano niya inaasahan ang insidente. Nakikipagtulungan na ang online seller sa mga biktima at inamin niya na hindi na sariwa ang alimango. Samantala, nasawi ang 5 residente ng Caramoan, Camarines Sur dahil sa severe diarrhea. Itinuturong dahilan ng umano'y kontaminadong inuming tubig. Nagpadala na ang lokal na pamahalaan ng malinis na tubig sa mga apektadong barangay. Nakumpiska ang 10 baril sa loob ng New Bilibid Prison na ibinenta umano sa mga bilanggo ng mga tauhan ng Bucor o Bureau of Corrections. Ayon sa mga bilanggo, mga tauhan din ng Bucor noong mga nakalipas na administrasyon ang nagpasok at nagbenta ng mga baril. Sa kabuuan, 2 kalibre .45 at 8 kalibre .45 baril, mga bala ng shotgun at ilang sumpak ang nakumpiska sa mga binaklas na kubol at mga ininspeksyong dormitoryo. Nakumpiska rin ang mga ilegal na droga na nakatago sa mga kubol. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., inaalam na nila kung sino ang mga nagpasok na mga naturang baril at droga at kung kaninong lidrato ito nangyari. Sa ngayon, nabaklas na niya ang nasa 80% ng mga kubol sa Bilibid. Samantala, nilinaw ni Katapang na walang mass grave sa Bilibid at wala silang natagpo ang 10 mga tao sa 3 septic tank. Noong Hulyo, nakatanggap si dating Bilibid Superintendent Angie Bautista ng impormasyon mula sa isang bilanggo na nagsabing mayroong mass grave sa septic tank ng bilangguan. Mayroon pang nakuhang buto noon na inakalang sa nawalang bilanggo na si Michael Cataroja na inakala din napatay na pero kalaunan ay napagalamang buto lang ito ng manok. Balikan natin ang headlines na mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising, buhay na buhay. Babala ng bagyo bilang isa nakataas sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Goring. 3 burega sa Bulacan na nag-iimbak na mahigit sa 200,000 sako ng bigas, ikinandado. Paglilipat ng prangkisa ng mga pampulikong sasakyan, pinayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board
2023 FIBA World Cup. Opisyal lang bubuksan sa Philippine Arena sa Bulacan ngayong araw. Mabigat na daloy ng trapiko, asahan na. Ilang dating opisyal ng procurement service ng Department of Budget and Management at formally pinakakasuhan ng ombudsman dahil sa manumalyo manong pagbili ng 4 bilyong pisong halaga ng RT-PCR test kits. Pagtatapon sa karagatang Pasipiko ng treated radioactive water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant na sinira ng lindol sinimula na ng Japan, treated radioactive water posibleng makarating sa Pilipinas ayon sa eksperto. 28,000 pre-registered SIM na may verified e-wallet account na naglalaban ng bilyon-bilyong piso na samsam sa mga basurahan sa sinalakay na Bonoy Scam Hub sa Pasay City. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Ito na, FIBA World Cup. Tayo nang mag-basketball. Good morning! Ay may ano po, may mga apektado kasi mga kalsada. Trapiko natin. Bawa dyan sa NLEX. Yan. Apektado yan mamaya. Pero ngayon maluwag pa. Standby Alan Gatos, Mark Makalalat, Bass Carousel. Ganun din mga kapuso. FIBA World Cup. Oh, gagamitin din yung Bass Carousel na yan. Tuesday New! Standby, Isa Bendanyo, Malinim Parabelo. Oras po natin ay 2 minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Radyo na TV pa! Melo del Prado sa Super Radyo EZ-BB. Mga kapuso, maging maingat tayo ngayong tag-ulan para maiwasang magkaroon ng leptospirosis. Panatiliing malinis ang kapaligiran, maglagay ng lason sa daga sa iba't ibang bahagi ng bahay o tumawag ng pest control para maiwasan ang pagdami ng daga. Huwag maligo o maglaro sa baha. Iwasan ang paglusong sa baha, lalo na kung may sugat. Kung hindi maiwasan ang paglusong sa baha, magsuot po ng bota. Maglinis agad ng katawan o maligo pagkarating sa bahay. Magpa-check up agad sa doktor kung nakalusong sa baha at lumitaw ang mga sintomas ng leptospirosis. Bigla ang pagsakit ng ulo, lagnat, pagsusuka, pagkahilo, pananakit ng kalamnan, kawalan ng gana sa pagkain. Alagaan natin ang ating kalusugan gayong tag-ulan. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB, Saturday Prime Time. Alas 5:30 ng umaga, Double Wang sa Double B. Alas 7 ng umaga, Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 8 ng umaga, Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 9 ng umaga, Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Super Radio DZBB Saturday Prime Time. Sa inyo, Melo del Prado sa Super Radio DZBB. May mga bisita tayo, may mga delegado po sa FIBA World Cup. Saan yan doon? FIBA World Cup. Ano ba yung sabihin ng FIBA?
Federasyon Internasyonale de Basketball Amateur. Yan. Basta FIBA. Oo. Good morning! Tungkol sa basketball, ang ating bansa ay mahilig sa basketball. Marami mga mahilig sa basketball. Kahit hindi tayo masyado matatangkad, mga kapuso. You know? Ang dami po mga kalahok na bansa ito. Walo pala ito naman. Oo. Ang mga founding members po ay Argentina, Czechoslovakia, Greece, Italy, Latvia, Portugal, Romania, Switzerland. Yan, may mga taga NBA pa nga, di ba? Tayo nga dito, yung ating team, Gilas Pilipinas, meron tayong NBA player, si Jordan Clarkson. Yan ang ating Gilas Pilipinas. Ito po, binubuo ni na Japet Aguilar ng PBA. Tatayong team captain, Jordan Clarkson ng NBA. Junmar Fajardo ng PBA, Scottie Thompson, Kai Soto, AJ Edu, Renz Abando, Jaime Malonzo, Dwight Ramos, CJ Perez, RR Pugoy at Kiefer Ravena. Mamaya po yan, natabayan na natin si Alagatos. Maya-maya po mga kapuso, samantala po naman. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Ano ba nangyayari po sa atin? Ang LRT naman natin ngayon po ay simula kayong araw po ay limitado lang ang biyahe pala. Hanggang sa linggo August 27 sa pagkatagroon po ng technical problem. Pero maayos din, mechanical problem. Gen 2, train set kahapon. Para tiyak daw po ang kaligtasan ng mga pasahero. So yun dapat natin malaman. Na, buti naman at nataon sa holiday naman sa Metro Manila, no? Hindi masyadong maglalabas po mga kababayan natin. Wala naman pasok. O yan, no? Nasamsam naman ng mga autoridad ang 28,000 pre-registered SIM sa mga basurahan. Sa sinalakay na Munoy Scam Hub sa Pasay City kamakailan. Di ba ngayon po yung ating mga SIM card, mga pre-registered, kailangan talaga, irerehistro na po ito. Pero ano ba ito? Mayroon daw laman eh. Verified e-wallet account sa mga SIM na tig 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Uy, ha? Kuso, sumahin daw ay bilyon piso po ang halaga. Ay ngayon, inaalam po kung saan ipinadadala po ang pera. Bad naman nga, ano ha? Ito kasi, ano to eh, scam hub daw ito. Pogo ba ito? O yun o. Samantala po, sinimulan na ng Department of Justice ang pagpapadeport sa 231 na dayuhan na nahuli sa Umunoy scam hub na yan, mga kapuso. Super Radio! Tumayan po natin muna. Melo del Prado lahat, sa Super Radio DCWB. Yung mga the bad and the ugly na yan. Ang pinaka mababa is about 100,000. Pinakamalaki is 500,000. So there are 28,000 of them. So sabihin na lang natin, rough estimate, 100,000 times 28,000. That runs in the billions. Tempera. We're still in a process of digital forensic investigation. And we have to seek the help of the NTC to freeze yung mga perang yun. Nagtataka lang kami, bakit meron tayong mga ganito na pre-registered cards na pwedeng gamitin ng mga kidnappers, ng mga online scammers, pwedeng gumawa yan siyempre ng mga online illegal online games. Mm-hmm. Ang iniisip namin, kung nagkalat yung mga ganito, hindi namin masasawata yung pagdami ng online crimes na nangyayari ngayon, mga scams. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Diba tapos na po yung deadline para sa registration ng mga SIM card? Pero lumilitaw na mayroon pa pala mga ganito po, no ha? Ang mga tinig po ni Dr. Winston Casio, spokesperson, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Undersecretary Gilbert Cruz, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kaya kung may matatanggap pa rin po kayo sa inyong mga cellphone, mga text na mga ganyan, mga mensahe, hindi po kayo pamilyar sa mga numero, huwag niyo pong pansinin para makaiwas tayo sa scam. Super Radio! Diyan pa rin sila, hindi pa rin natutulog ito mga ito. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6, just na po ng umaga oras po natin sa buong Pilipinas. Kumustahin muna natin ngayong holiday sa Metro Manila. Special holiday po para sa mga nasa pampublikong paaralan at sa mga trabaho natin. Para bigyan daan po ang traffic. Nalilikain ng FIBA World Cup.
Kaya itong unang ating kukumustahin ngayon ay dyan kasi yan po ang gagamitin bilang lugar o venue para sa opening ceremony, ang The Philippine Arena. Punta dyan sa may NLEX tayo, ha. Tingnan natin yung Balintawak Toll Plaza. Ngayon, Alan Gatos, naka-standby doon. Alan G, kumusta dyan, Alan G? Super Radio! Ngayon ka, bibiyahe Kuyang Melo, papunta sa Central o Northern Luzon, o kung may asik na tuwing ka sa Bandang Bulacan, mas maganda siguro na ganitong oras ka bumiyahe, Kuyang Melo. Ay, yung iba, Alan, kagabi pa, dahil ngayon nga ay long weekend na naman, di ba ka? Ay, tama. Hanggang na. Lunes ay ano, holiday pa rin yung Lunes, ha? Diba? Mas holiday dun sa mga nasa gobyerno. Dahil nga sa ito yung dineklara, sabi mo nga, special holiday dahil para bigyan daan itong opening ceremony ng FIBA World Cup. At dito sa bahagi pa rin ng Balintawak Toll Plaza ay maluwag pa ang daling ng trapiko. Wala pa pila na mga sasakyan, Kuyang Melo, at mabilis pa na nakakalampas dito sa NLEX Balintawak Toll Plaza, lalo na kung meron kang RFID. Kasi kung ikay dadaan sa linya ng mga cash toll o dun sa mga bahagi ng pwede kang magbayad ng cash, talagang maghihintay ka ng mga ilang minuto. Pero kung meron kang RFID, dire-diretso lang. Kaya para dun sa mga gustong bumiyahe, hindi maapektuhan ng inaasahan na volume ng mga sasakyan mula tanghali hanggang mamayang hapon. Ngayong umaga pa lang, sabi mo nga, mamaya yung iba kahapon pa, bumiyahe na. Yeah. Pero kahit mismo ang MMDA, Kuyang Melo, ha, may pakiusap dun sa mga wala namang gagawin dito sa NLEX, hindi naman kailangan bumiyahe. At dahil walang pasok, maglalamierda. Ang walang pasok, Alan, linawin natin, ha? At walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Tama. At sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at Bulacan. Pero sa mga privado, may pasok. May pasok. Pasok. Mm-hmm. Katulad natin, tayo may mga trabaho, Kuyang Melo. At pinapanggit nga sa atin ng MMDA, kung wala kayong mahalaga pong lakad, ha, manatili na lang po kayo sa inyong mga bahay, o kung aalis man kayo, ngayong kaaga pa lamang, Kuyang Melo, umalis na. Sa mga oras na ito, may mga nakakalat na tayo nakikita ng mga enforcer ng NLEX para gabayan ang mga motorista. Nagpakalat din ng NLEX Corporation ng mga magmamando ng trapiko sa kahabaan ng expressway at maging doon sa Ciudad de Victoria Complex sa Bukawi, Bulacan. Meron namang inilaan na linya para sa toll plaza dito sa mga dadaan na P2P. Nakikita natin to, mga dalawang linya ito, maging dun sa bahagi ng toll, yung inilaan para dun sa mga sasakyan na kalahok sa FIBA. Payo ng NLEX sa mga manonood ng FIBA, kung hindi naman kailangan na dalhin yung mga sasakyan, at may mga P2P naman na nakalaan, libre ito na point-to-point o P2P shuttle bus sa 12 lugar sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Ulitin lang natin yung mga lugar para dun sa mga interesado na kagaya mo, Kuyang Melo, na manonood. Mamaya, mahal yata ticket dyan, Alan? May kamahalan. Gusto ko sanang makita si Jordan Clarkson. Oo. At saka yung mga NBA player. Yung pala mga naglalaro sa NBA, napunta doon sa mga bansa-bansa nila din. Ano? Yung nire-represent yung kanilang mga bansa. Ano, ha? Sa atin si Jordan Clarkson. Kapagkat film yan, eh. Isipin mo nila, pambihirang pagkakataon to, Kuyang Melo. Yung mga lugar na pwedeng sumakay ng point-to-point. Yung ating mga kababayan, libre po ito sa may bahagi ng Cloverleaf Ayala Mall, sa may One Ayala Bus Terminal, sa Trinoma, sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, sa Molopecia, sa Araneta City Busport, BGC Market Bus Terminal, SM North EDSA, SM Mega Mall, SM Clark Pampanga, at maging na rin sa SM Pampanga at SM Baliwag, Bulacan. Yung palang P2P, yun, doon pala libre sa P2P. Ang sakay. Kaya lang, libre yan, Kuyang Melo, ha? Oo.
pero hindi ka makakasakay kung wala kang ipapakitang ticket. Ay, ganun pala. Kala ko naman pwede. Kung ikaw mag-joyride ka lang, hindi pala pwede yun. Hindi ka makakasakay. Doon pala. Sa bus na yan. Paano ba? Pwede pa ba makabili ng ticket yan? Alan? Ha? Nako, hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Melong, paano makakakuha ng ticket? Dahil nga, sabi mo nga, mahal. Ilalaan na lang natin sa iba yan. Pambili ng bigas. Pambili ng bigas na napakamahal, Kuya Melo. Sige. Pero kung magdadala ng sasakyan, paalala naman ng pamunuan ng NLEX, tiyakin na meron kayong RFID. Kasi wala raw cash lane para sa may bahagi ng siyudad ni Victoria, kaya talagang kakailanganin nyo po ng RFID speaker para tuloy-tuloy yung pasok ng mga sasakyan. Ang problema kasi kapag ilang minuto lang na magkakapalitan pa na suble, Kuyang Melo, mahaba ang pila ng mga sasakyan. Yan. Kaya yung iantabayanan natin. Ay, ano ba yan? Alan, mapapanood din pa sa TV yan? Siguro may live streaming siguro yan, ano? Pero ba ganun? Hindi lang ako pamilyar ko yung Melo, ha? Yung kasi, wala akong budget. Doon na sana manunod. Pag-abang ka nila sa mga updates sa social media. Kung ano mangyayari. Pero sa mga oras na ito, no, yung daloy pa rin ng trafiko para doon sa mga bibiyahe, napakaluwag pa rin po sa mga oras na ito. Ako sa Alanggato ng GMA Super Radio DCBB, dapat ito. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DCBB. Magandang pang-ingganyo din yan, yung may mga ganyan po mga international sporting event. Dito dinadaos, bihira mangyari po yan. Ano? Makakainganyo rin yan sa ating mga turista naman, Banyaga, para madagdagan yung ating income mula sa tourism. Ipakita raw natin, sabi ni Doc Jen Padilla, ang ating hospitality sa FIBA World Cup. Bigyan ng jacket, ng complimentary mosquito repellent ang mga dayuhan. Baka mga dengue. Alas 6:17 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Punta tayo ngayon dyan kay Mark Bacalalat. Ayan ha. Operasyon ng bus carousel. Normal ngayong araw kasabay ng pagdraos ng FIBA World Cup ayon sa Inter-Region si Council for Traffic o AYAC. Ang gagamitin din yung bus carousel para pag sa convoy mamaya po mga kapuso. Ayan. Kung saan man nakahimpil o tumitira pansamantala natin ang mga delegado ng iba't ibang mga bansa para sa FIBA World Cup. Mark Bacalalat. Mark, good morning, Mark! Super Radio! Kuyang Melo, magandang umaga sa iyo at sa ating mga kapuso. Walang magpabago sa deployment ng mga bus na dumaraan dito sa EDSA Bus Carousel Lane. Ito ang sinabi ng Inter-Agency Council for Traffic o IAC sa kabila ng pagdraos ng FIBA Basketball World Cup 2023 sa bansa, kung saan ang bus carousel lane ang gagamiting daan ng mga delegado papunta sa mga playing venue. Kuyang Melo, inikutan natin ilang mga istasyon ng mga bus at ating nakita dito na marami naman yung kanilang naging deployment. Ayon kay IAC Chief Charlie Del Rosario, normal ang deployment nila ng mga bus at dire-diretso ang kanilang operasyon. Pagtitiyak niya, kapakanan ng mga pasahero ang kanilang prioridad. Kapag nagkasabayan niya itong mga bus at itong mga sasakyan ng mga delegado ng FIBA, ay hindi ito papayagan na mag-overtake. Yan, ha? Malinaw yan. Yan. Ibig sabihin, kung merong silang sasakyan sa likuran ng mga delegado, hindi dapat silang madaliin para magbaba at magsakay ng mga pasahero. Ayan. Okay na kailangan, bababa muna maigi at pagkatapos, pag ready to go na yung bus, saka pa lamang papayagan din na makausad itong mga delegado ng FIBA. At ito yung naging practice nila itong mga nakalipas na linggo pa, Kuyang Melo. Tuluan sila ng pagpa-practice kung paano gawing dire-diretso yung daan dyan sa karating. Dry run. At kasabay ng dry run na yan, yung mga operasyon na tinutukan natin kung saan naninikip sila ng mga hindi etorasadong mga sasakyan na pumapasok dito sa EDSA Bus Carousel Lane. Katulad kahapon, nasamahan natin yung operasyon at nasa mahigit 70 na mga sasakyan ay maghapon yung kanilang mga natikita dito at napatawan ng 1,000 piso na multa. Ngayong araw, ang sabi ng IAC, muli silang magkakasya ng operasyon. Ito ay para matiyak
na itong Bascaro sa lane na ito ay daraanan lamang ng mga bus at maliban dyan ng mga delegado sa FIBA. FIBA, Federation Internationale de Basketball. FIBA. Ayan. Oo. Eh, minsanan lang ito mangyayari, Kuyang Melo. Kaya nga dapat may pamalas talaga yung maayos na koordinasyon at ang IAC. Nakipag-partner sila dito sa Highway Patrol Group ng Philippine National Police at sa Metropolitan Manila Development Authority nang sa gayon, matiyak na walang magiging aberya no, pagdaan ng mga sasakyan. Meron lamang silang paalala, Kuyang Melo, tanging yung mga sasakyan ng mga delegado na may deka lamang ang papayagang makadaan dito sa Bascaro City. Kung sakaling merong sasakyan na may deka at sa kasunod nito, may delegado na yung sasakyan walang dekal, sila ay palalabasin ng Bascaro City. Ibig sabihin, daraan sila dito sa EDSA at dire-diretso na yan, papunta ng NLEC hanggang dyan sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Sa ngayon, dire-diretso pa naman ang daloy ng mga sasakyan dahil nga walang pasok sa tanggapan ng gobyerno at ang mga paralan dito sa Metro Manila. Ang kanyang kapuso, Mike Pakalalad ng GMA, Super Radio. Easy na mong diba, pasko to. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 6:21 na po ang oras po natin. Super Radio! Pati daw yata yung mga traffic enforcers sa Pasig ay naka-holiday din. Bakit napapagawi ba dyan ang mga delegado ng FIBA? Ayan o, naka-holiday din daw yata. Wala daw silang makita ng traffic enforcer. Sabi ni Mang Ponso. Mang Ponso, good morning po. Kung saan tumitigil mga jeepney drivers dito sa Ligaya, walang mga traffic enforcer. Ito palang laro na ito ng FIBA ay every 4 years lang. Kaya ito at magandang pagkakataon para sa atin dito ginawa. At gagawin po sa Philippine Arena, pati doon sa MOA Arena yata, no? Pati sa Araneta Coliseum yata, no? Ayan, 8 bansa po ang mga founding members. Ayan, Argentina, Czechoslovakia, may Czechoslovakia pa ba? Ayan, may nag-text dito, wala na daw, Czechoslovakia. Greece, Italy, Latvia, Portugal, Romania, Switzerland. Ayan, at pagkatapos mga kapuso, meron pa palang ano eh, may FIBA Basketball World Cup at saka FIBA Women's Basketball World Cup. 1950, nag-umpisa yung FIBA Basketball World Cup. Yan na yan. At saka yung FIBA Women's Basketball World Cup 1953. Mga kapuso, ang oras po natin, alas 6:23. Punta muna tayo kay Tuesday nyo. Paano kalang short lane na mga bisikleta at motorsiklo sa EDSA pa rin? Tatalakayin sa stakeholders meeting sa susunod na linggo. Tuesday nyo, Nanay Tuesday, good morning! Super Radio! Nagpatawag ng pulong ang Metropolitan Manila Development Authority sa Martes ng susunod na linggo, August 29, para sa lahat ng stakeholders hinggil sa pinag-aaralang shared lane sa kahaba ng EDSA para sa mga gumagamit ng bisikleta at motor. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na dito tatalakayin ang lahat ng mga anggulo at mga hamon na kailangang tugunan bago mairekomenda ang shared lane proposal. Kabilang anya sa masusing titignan ay kung ang mga motor na makikishare sa bike lane sa EDSA ay pwede bang lumabas ng linya at pumasok sa mga overpass o underpass. Optional lang ba ang paggamit ng bike lanes para sa mga motor? May oras lang ba dapat silang gumamit nito? At iba pa, kasama rin anya sa kanilang pag-aaralan ay kung pwedeng gamitin din ng mga nagbibisikleta ang ilang bahagi naman ng bangketa na hindi naman gaanong nagagamit ng mga pedestrian. Ayon kay Artes, sa sandaling mailatag nila ang lahat ng konsiderasyon, saka nila isusumite sa Department of Transportation ang rekomendasyon para ito ang siya talagang magpapasya para rito. Samantala, para naman sa long-term solution, sinabi ni Artes na nakikita nila ang paglalagay ng elevated walkway at bikeway sa EDSA. Sa ngayon anya ay nagpapagawa na sila ng feasibility study at detalyadong engineering design para rito. Hoy, Tara Tuesday! Oh! Batiin mo yung mga natatraffic sa NLEX! Ay nako, welcome dyan. Akala ko ba maya pa ang pukpukan ng traffic. Ay, bakit nga nito? Baka nakatraffic-traffic dyan eh. At saka, nako, isang tumutugon sa pangalang RJ Seba ang natatraffic. Nako, Sir RJ. Sa may Marilao daw. Ito naman, NLEX,
Kuya Melo, traffic na ngayon pa lang sa Enles kasi sumabay para yung pag-aayos ng tulay sa Marilao. Nako po. Hanggang ngayon, nagkukumpuni ba? Nagkukumpuni na yung mga taga-Enlex. Ang haba na ng traffic ngayong umaga na ito. Kasama ano na dyan si RJ Seba. Oo, ang kaawa-awa dyan, katulad ni Sir RJ, yung uwian ng papunta ng Maynila hanggang dyan sa Subic ng Luzon. Na araw-araw na uwi at ayan, napasok dito sa Metro Manila. Teka, teka. Maya-maya, Nanay Tuesday, si Mr. Robin Ignacio, nasa linya na natin. Yan, tatanungin natin si Sir Robin. Bueno, good luck sa ating lahat ngayong araw na ito para sa FIBA. Ako si Tuesday Salunio ng GMA Super Radio DGW. Dapat totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DGW. Mga nag-aabang ng balita, nasa linya na po natin, Mr. Robin Ignacio, Senior Traffic Manager, North Luzon Expressway, NLEX. Mr. Ignacio, magandamaga po. Hello. Hello, good morning po. Apo, una-una po, ito muna, ba't daw matraffic na kaagad ngayon? Mamaya pa naman yata po yung magkakahimpitan sa traffic dyan. Sa may ano daw to, sa may Marilao daw. Apo, actually, kagabi medyo mas matraffic po. Ano. Sa ngayon, may moderate traffic po natin na mga around the 200 to 300 meters lang naman po yung slow moving traffic po natin po sa area. Nagkaroon nga po ng problema dito sa isang direction po ng Marilao Bridge dito sa taas. So kailangan pong mula po kagabi no sinara yung dalawang lane diyan sa area para po gawin yung may emergency repair po doon sa bridge. Mr. Ignacio, papasok ba ng Metro Manila o palabas? Yung palabas. Ng Metro Manila pero dahil nag-implement po tayo ng counterflow kahapon hanggang kagabi ano po. So nagkaroon din po ng pagsikip ng daloy po dito sa ating papasok. Ngayon pa naman yung hinahabol ng mga kababayan natin para hindi sila maipit mamaya at lalabas sila dahil long weekend pa lang ngayon. 25, 26, 27, 28, ang balik na 29. Ano po, Mr. Ignacio? Inaasahan natin ng mga gahapon po ng 29 ay babalik na po yung ating mga kababayan. Opo, sige po. Ganito po. Okay. So mamaya po naman yung preparation po ninyo. Ano po yung ikakasa po ninyo dyan sa NLEX? Para dito sa mga pupunta dyan pala, saka sa mga delegado po, Mr. Robin Ignacio. Opo, unang-una po, yung mga toll plazas natin dito sa Ciudad de Victoria ay 100% RFID na para makatulong po mas mabilis yung daloy ng traffic natin dyan. At ganun din po na magdi-deploy po kami ng mahigit 200 dedicated na traffic personnel dito sa Ciudad de Victoria para maayos po yung daloy ng traffic at maging yung pag-park ng ating mga kababayang manunood dito sa opening ng FIBA. At yun po, deploy din po ng mahigit 500 buses ang FIBA ano po, para sa point-to-point buses na po papunta din sa manunod. Para naman po yung mga iba ay wag na lang po sana magdala ng sasakyan. Opo. At sila po ay mag-avail na lang po nitong point-to-point buses. Opo. Shuttle. Ito po ay, opo, ito po may 12 pong pick-up points sa may Cloverleaf Ayala Mall, One Ayala, Trinoma, PITX, Mall of Asia, Araneta City, SM Clark, BGC Market, SM North Edsa, SM Mega Mall, SM Baliwag at SM Pampanga. So, yun po free naman po ito. So, sana po mag-avail sila para po lang po makabawas din po ng mga class 1 o yung mga sasakyan na patungo dito sa Ciudad de Victoria. Opo. Pero kailangan pala ay may ticket sila. Papunta talaga sila dyan sa venue, hindi yung makikisakay lang. Tama po sir, kailangan nila ipakita yung kanilang ticket na sila ay manonood po ng FIBA opening. Opo. Anong oras na po, mayroon pa yata hanggang alas 8, may laro pa yata ng alas 8 ng gabi po. Yun, tama po sir, yung first game is 4 p.m. at tapos yung second game. Kung maglalaro ang Gilas Pilipinas ay 8 p.m. po. So ina-expect din po natin na matapos po yung second game ng 10 p.m. Opo. At doon po yung magkakaroon na naman po ng tayo ng challenge dahil yun sa paglabas. At yun po, talagang marami kaming dineploy na personnel dyan para maayos yung traffic natin. At kagaya na yung nabanggit ko na rin po, full RFID ang ating mga toll plaza dyan para tuloy-tuloy po yung wala na pong suklian. Wala nang cash transaction, opo. Dire-diretso na po, opo, RFID. Teka, kailan ulit matapos ang araw na ito para diyan sa event diyan sa
Philippine Arena. Kailan ulit dyan ang balik po ng laro? Ngayon lang po, sir. Ngayon lang? Itong opening at saka yung two games. Lahat na po namang succeeding games ay either Araneta Coliseum or SM MOA. Oo, ayun. Okay yung pala naman. So hanggang mamaya kayo dyan, na gabi, basta matapos ang laro, ang challenge naman sa inyo, yung papauwi naman. Yes sir, tama po kayo. Hanggang makauwi na po lahat yung mga manonood dito sa opening ng FIBA. Teka, may traffic din daw sa Mikawayan. Iba pa ba yun sa San Hinong traffic sa Marilao? Yun na po yun sir. Actually, slow-moving traffic po natin. Normal po ito na pagka rush hour, mataas po yung volume natin. Actually, even yung pa-southbound natin, pero mabilis-bilis din po ang dali ng traffic natin. Oo. Teka, may... Hindi kagaya kagabi na mas mabagal yung daloy ng traffic po natin. Opo. Yun nga, dahil sa sinabi nyo, may kinukumpuning tulay dyan. Opo, sir. At itong kinukumpuning tulay, hopefully mabuksan po ito siguro in another couple of hours para naman po mas ready na po yung mga lanes natin. Opo. At yung may track bad din daw pala, no? Ay, opo. Dun sa agreement po with the LGUs at saka yung FIBA Local Organizing Committee, nagpa-implement po, pumayag po na magpa-implement ang LGUs ng Caloocan, Valenzuela, Mikawayan, Marilao, Santa Maria at saka Bukawi po. Itong mga bayan na to na makaka-effect po ng daloy ng traffic dito sa mga papunta ng Philippine Arena. At starting this 10 a.m. po hanggang 12 midnight po, makauwi na po yung ating mga manonood. Okay, sige po. Mr. Ignacio, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po at magandang umaga po. And good luck. Mr. Robin Ignacio, Senior Traffic Manager, North Luzon Expressway o NLEX. Yun naman. Alas 6:32, text connect. Mga kapuso, 0917-594-5941. 0917-594-5941. Ang ating Twitter naman, ang ating ex-Twitter na tawagin ngayon ay X na lang at DCBB na mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DCBB na mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. Alas 6:32 at 32 segundos. Radyo na TV pa! Melo del Prado sa Super Radio DCBB. Knee osteoarthritis, also known as degenerative joint disease of the knee, is a wear and tear type of arthritis. Ang mga gamot tulad ng naproxen ay nakapagbibigay ng panandaliang lunas sa sakit na nararamdaman dulot ng arthritis. May mga tagpag-aaral na nagsasabi ang naproxen ay maaaring bigay sa mga pasyenteng may mga kaso ng high cardiovascular risk. Pero huwag natin kalimutan na ang pinakamainam pa rin pong gawin is dumulong sa inyong doktor bago uminom ng mga gamot para tama ang paggabay sa atin. If symptoms persist, consult your doctor. Si Dr. Ronaldo De Vera po, isang rheumatologist, isang eksperto po mga kapuso, yung mga senior dyan, no? Nakaka-relate kayo, no? Sabi po ng pag-aaral, ang tao daw may arthritis, madalas may ibang karamdaman din. Yun. Kaya dapat po tayo maingat sa pagpili po ng Pinoliver. Hindi basta-basta sa ano lang kayo bibili, porque nabibili nyo over the counter yata mga kapuso. Hindi, butit may Planax nga eh. Flanax, the most prescribed naproxen brand by doctors. Dito na po tayo mga kapuso. Pag po kayo may pangamba sa pain medicine, wag po kayo mag-alala, maging panatag, mag-Flanax. Naproxen sodium, yan po ang generic name ng Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 6:33 na po ng umaga. Radyo na TV pa! Melo del Prado sa Super Radio DCBB. We'll be right back.
9:39 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Nabanggit ko yung tubig at may namatay dahil sa diarrhea doon sa Karamoan. Ayun. Eh, ito naman po mga kapuso. Sigit lang po. Tubig din ito. Tubig din po ito para sa mawalan po naman ang supply ng tubig. Maynila at 11 p.m. to 4 a.m. mga Taganabotas, North Bay Boulevard South, North Bay Boulevard North at Bangkulasi. Sa Manila Water naman, mawala po kayo ng supply ng tubig. Mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pwede rin ma-extend hanggang alas 6 ng umaga po mga kapuso. Muntalban Rizal, Manggahan, Taytay Rizal, mawala po kayo ng supply ng tubig! At shampoo naman ang ating sa serbisyo! Ay mga kanjapikan dyan. Yung mga bogus-bogus na mga produkto, basta makamura ka lang mga kapuso. Yan, naku, Diyos ko naman yan na... Nakamura ka nga, nagmura ka naman. O, yun, nadali ka ng peke. O, yan, sos Marios. Mag-ingat-ingat po tayo dahil di lang po mga produkto po ang pwede po maging fake. Ang Japake! Dapat po nating iwasan ang mga natatanggap natin na email na nagpapanggap na galing daw sa bangko at may kasama pang link. Ayan, pang-scam po yan. Isa pong malaking fake po yan. Huwag na huwag po kayong maniniwala sa mga ganyang scam at huwag pong ikiklik ang link mga kapuso. Sa mga video clients naman natin na nakatatanggap po na ganitong email, alalahanin po natin. Ito ha, na hinding-hindi po magpapadala ang video link ng link. Maging sa email man o text. Pero o pag nakatanggap po ng link, i-report nyo ka agad at i-forward nyo po agad, ipadala nyo po agad sa reportfish@bdo.com.ph. Yung fish ay P-H-I-S-H po ang spelling doon. Be smarter than a scammer with BDO's Top Scam. Ito po isang paalala mula sa BDO Unibank. Alas 6:41 na po ng umaga. Radyo na TV pa. Melo del Prado sa Super Radio DZW. Punta tayo kay Isa Bendaño Mali dyan po sa Divisoria. Ito naman ay magandang pagkakataon para sa mantalahin ng mga magulang na humabol sa pagbili ng mga kakailanganin ng mga estudyante po, mga school supplies halimbawa, yan o, dyan sa Divisoria. Yun daw ilang nagtitinda dyan handang magbigay ng discount para sa mga hahabol sa pagbili ng school supplies. Isa Bendaño Mali, Isa! Super Radio! Kuyang Melo, ilang tulog na lamang balik eskwela na yung mga bata sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya naman, naasahan na dito sa Divisoria sa Maynila ay maraming maghahabol para bumili ng school supplies. At ang good news, marami ako mga nakausap dito ng mga vendor at kanilang sinabi, abay willing sila o handa sila na magbigay ng diskwento para sa mga hahabol sa pagbili ng school supplies. Sa ngayon, Kuyang Melo, narito yung preso ng mga produkto rito. Ang notebook nasa 25 pesos ang kada peraso. Ito na po, pwede si Isa. Pwede na magbili. May discount. Online selling na po. Online selling na po ito. Online selling. Ano, kapag hihingin ng discount o kukuha ng tawad, abay 20 pesos hanggang 20 pesos kada piraso. Isa, hawakan mo yung mga paninda. Eh, wala. Nasakali ako ngayon eh. Wala ako doon sa looban sa pinuntahan ko kami na Kuya Melo sa bahagi ng Ilaya. Samantala yung papel, 35 pesos ang kada rin. Pwede rin daw ang tawad, 33 pesos kapag kayo ay humingi ng tawad. Sa lapis naman, 15 pesos ang kada piraso at yung ballpen ganyan din, 15 pesos ang kada piraso. Pagdating sa school uniform, Kuya Melo, bakit nagtaas yung preso pero muli yung mga vendor ay willing naman na magbigay ng discount. Yung polo, 150 pesos hanggang 150 pesos ang kada piraso, habang yung blouse ganyan din yung preso. Yung palda, 150 pesos hanggang 300 pesos, habang yung pantalon ay 150 pesos hanggang 350 pesos. Marami pa rin dito mga bag na nasa 100 hanggang 500 piso ang kada ang presyo. Kada piraso, depende po yan sa klase at laki. Samantala yung sapatos, 350 pesos hanggang 380 pesos pataas yung presyo, habang yung medyas hindi naman nagbago, 50 pesos ang kada pare. Samantala po yung Melo, gaya ng ibang mga local government unit o LGU, yung pamahalang lusod ng Maynila ay mayroong libreng school supplies sa mga estudyante. According kay Attorney Princess Abante, ang tagapagsalita ng Office of the Mayor, para sa Patik Eskwela 2023 ay nasa 400 million pesos. Magkano? Yung kanilang pondo. 400 million pesos para sa mga gamit ng mga eskwelang nag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan dyan sa Luzon ng Maynila. Yes, Kuya Melo, tama ka dyan. Yan yung kanilang budget. At yung mga beneficiaries o yung makatatanggap
ay higit sa 230,000 na mga kinder at grade 12 students. Yan ay mula sa 106 na mga paaralan dito sa lungsod ng Maynila. Mga matatanggap ay mga bag, notebook, t-shirt at jogging pants. Ayun naman. So hindi lang mga taga Makati at mga taga-Tagig, ha? Ah, mga taga Maynila din. May palibre din pala sila dyan. Oo, may palibre rin. Oo, ang kay Attorney Abante, ibinigay yung mga school supplies na yun kapag sila'y nag-enroll. So after na mag-enroll, ibibigay na sa mga bata yung mga school supplies nila. Nakapag may tiyempo sa balik eskwela. Mayigi naman. Matraffic ba ngayon dyan sa Maynila? Isa? Ay, dito sa barangay ng Divisoria, normal pa rin naman yung sitwasyon kahit na walang pasok. Pero kanina, at babalikan ko rin, no, Kuya Melo, kasi sa pahagin ng Roas Boulevard, meron din tayo nakuha ng information at naipid din kami kanina umaga dyan, papunta dito sa Divisoria. Mm-hmm. Ang binabanggit kung nakuha naming detalye, naglolo po yung stop trip. So may bahagi ng crossing. Oo, yung crossing na malapit sa may Manila Hotel at yun nga sa may bahagi ng Roas Boulevard. Babalikan namin kung ganun pa rin yung sitwasyon dahil marami rin mga truck na dumadaan sa area na yan. Ako ng inyong kapuso, Isa Vendayo, mali ng GMA Super Radio, DCWD, dapat totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio, DCWD. Oras po natin ay mga kapuso, ito talaga only in the Philippines. Bago natin tawagan si Dean Parabilo, mga kapuso, sa Baclara naman siya, maya-maya. Ang Bilibid po, di na natapos-tapos tong mga kalukuhan dyan sa Bilibid na yan. Ano? New Bilibid prison na yan. natakasan ng isang bilanggo. Inakalang patay na. Inilibing sa septic tank. Yung pala, inilibing dun ay manok. Buto ng manok. di ba? Naka-uwi pa sa kanila kapag kapananghalian pa. Habang inaaresto, kumakain yung... Sino yun? Si Cataroja ba yun? Michael Cataroja. Yan, Ito, bago na naman ito. Meron pong 10 baril. Talaga ito, only in the Philippines. Sa Bilibid lang nangyayari ito. Nakakumpiskahan 10 baril sa loob ng New Bilibid Prison na ibinenta umano sa mga bilanggo ng mga tauhan ng Bucor o Bureau of Corrections. Ha? Ang nagbenta ng baril, mga taga Bucor, binentahan mga bilanggo. Sus ko naman, buhay natin talaga. Ayon po sa mga bilanggo, mga tauhan din ng Bucor nung nakalipas na administrasyon ang nagpasok at nagbenta ng mga baril. Sus Mariose po. Sa kabuuan, 2 kalibre 45 at 8 kalibre 45 baril. Mga bala ng shotgun at ilang sumpak ang nakumpiska sa mga binaklas na kubola at mga inspeksyon dormitor. Kaya pala, mga kapuso, pag nagkatinginan lang ha, nagkakurso na dahan lang yung mga preso dyan, saka yung mga gang dyan, na uwi sa madugong inkwentro. Kasi may mga armas sila. Sino ang supplier ng armas? Lumilitaw, mga kapuso, na mga dapat silang nagpapanatili ng kapayapaan dyan, yung mga nagbabantay. Mga ano rin pala, mga taga Bureau of Corrections. At mabilis namang sinabing hindi daw itong kasalukuyang mga namumuno o nagpapatakbo ng Bilibid, kundi yung nakalipas daw na administrasyon. Ang nagpasok at nagbenta ng mga armas, sino ba doon sa mga nakalipas na administrasyon ng Bucor yun? Yan po ang iniimbestiga, mga kapuso. Nakumpiska rin ang mga illegal na droga na nakatago sa mga kubol. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ay naalam na nila kung sino ang mga nagpasok ng mga naturang baril at droga at kung kaninong liderato ito nangyari, mga kapuso. Super Radio! Sana? Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Alas 6:48 na po ng umaga. Ito pa, pati po pala kanina nabalita na namin sa inyo, LRT Line 1. May problema tayo dyan eh. May problema tayo sa operasyon po kasi nagkaroon ng mechanical problem. Kaya yung mga pasero daw sa Baclaran Station ng LRT Line 1 na galit nang maabutan ng sarado ang istasyon. Mark! Nimparabilo pa. Nimparabilo, nimpa. Super Radio! Nimpa! Good morning! Hello, nadinibago. Nadinibago ako sa iyo. Ba't nandiyan ka ngayon sa trend? Alam mo na. Tayo reporter pang kalawakan.
Oo, meron galit at dismayado itong mga pasahero na sasakay sana dito sa Baclaran Station ng LRT dahil sarado, nagulat sila na sarado itong istasyon. Ay. May ilan sa kanila na nag-effort pa naman na matahe papunta dito sa istasyon ng LRT Baclaran Station para nga dito sumakay dahil sabi nila mas mabilis ang biyahe, mas mabilis na makakarating sa gusto nila o kailangan nilang puntahan kapag ka sila'y mag-LRT kaya nga lamang ito ay sarado. Pero limitado ang operasyon ng LRT. Walang biyahe mula sa Baclaran Station at sa Libertad Station ng LRT dahil merong re-resolvahin na problema sa track dun sa rilis ng tren dahil nagkaroon ng aberya. Tama ba, Nimpan? Ang biyahe ng LRT ay limited lang. Limitado lang sa Hilpuyat at Fernando Po Jr. Stations. So yung parte dyan yan ay sarado. Sarado dyan. Sarado. Walang biyahe, sarado ang LRT station ng Baclaran, sa Baclaran at sa Libertad. So kailangan pumunta doon sa Hilpuyat Avenue station o yung tinatawag yung Bendia station. At yan ay hanggang doon sa dating Roosevelt Avenue ngayon ay FPJ. FPJ, Fernando Po Jr. Station na. So doon na ang punta. Dapat pa ganyan, Nimpa, merong libre sakay sila dyan. Diba dati ganon? Tapos ihatid sila doon sa pinakamalapit na stasyon. Yes, lalo na Melo, biglaan yung announcement kahapon na panghapon. Eh, syempre, hindi naman lahat nakakapakinig ng radyo, nakakapakinig ng TV o nakakapagbukas ng kanilang internet. Diba? Kaya marami yung pumunta dito, nagulat na sarado nga itong istasyon. Ngayon, narito yung ilan sa aking mga nakausap, kina Ray Ann Dolenzo, Elisa Canillo, Rogelin Madahe na nangangamba na malilit sa kanilang lakad. Naku, sus Mario, sip may lakad pa pala. Saan punta? Sa Philippine Arena? May... Ayan, ayaw pang pumasok. Ayaw pang pumasok. Oh, ayan. Oh, ayaw pang pumasok. Ayan na. Dito. Eh, kaso wala daw po. So, yung mga jeep din po napapunta rito, hindi na pinapapasok sa loob ng Baclaran. Hanggang dun lang din sa Mirotonda. Sobrang hirap po magpa-double-double ride. Hindi po masyadong sana pinose man lang kasi lagi po ako nagpo-commute eh. Sayang eh. Siyempre, nag-e-trike, tapos pupunta dito, tapos wala mo lang pasabi. Wala namang abiso nito, ma'am, eh. Maganda late-late tayo sa trabaho nito, eh. Diyos ko. Ayan. Melo, yan yung ilan sa ating mga nakapanayam. Ang sisi kasi, namasahi sila o gumasto sila papunta dito sa istasyon ng LRT Baclaran. Pagkatapos, hindi pala sila makakasakay. So, gagastos ulit sila papunta sa Hilpuyat o diretso na doon sa kanilang pupuntahan. Meron nga ako nagsempohan kanina na nag-sumusubok na mag-book sa mga ride-hailing app. Ganon? Para, may budget. Para baka, ay, may budget. Buti ko may budget. At ang isa pa yun nga, nagdagastos na, paabala pa. Maaari pa silang maliit sa kanilang trabaho. Nakakahulas pa ng makeup. Totoo. So, ito, dun sa nakapaskil dito sa akin likuran, dito sa jeep na nakaharang dito sa istasyon, ay humihingi ng pangunawa at pasensya yung management ng LRT. Anong pangunawa? Dapat nag-provide kayo ng ano dyan? Shuttle bus. Dati ginagawa yun. Oo, yung jeep. Kikita dito, kahit pa paano yung mga tricycle dito saka yung jeep. Dahil yung mga barker dito sumisigaw na, sarado yung LRT station. Dito na kayo sumakay. Ayun nga, dagdagas sa mga pasahero. Mula dito sa Baclaran, ako sa sarado yung jeep. Super Radio, DGWB. Dapat ito. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Tulad ni Nimpa, ang ganda-ganda ng OOTD niya. Outfit of the day. Tapos mararanasan niyo yung ganyang klase ng nako, talagang napakabigat ng feeling mga kapuso. Stress kayo. Oh, yan. Parang feeling niyo di ka maka number 2 kasi na-stress ka eh. Ito po, totoong condition po ito. Ang tawag diyan, kayong mga hindi umabot diyan sa ano, sa MRT. LRT pala, LRT 1 dahil sarado ngayon eh. Limitado lang po. O yan, oh. Ang tawag diyan ay travel constipation. Travel constipation. Yan po mga kapuso ay biglang pagbabago po ng ating routine. At syempre, epektado yung ating
Bito ka. Yan o, gut. Para po sa travel constipation, mga kapuso, lalo na kung on the go ka, take 1 to 2 tablets of calcium senoside senocot na gawa po sa natural sena leaves. Natural laxative po ito, kaya walang halo pong chemicals or harsh impurities na maaari po maging sanhi ng intestinal distress. Ayan na yan. Ito po, proven din po ang sena. Para po mapalambot. Alam nyo na, yon. At i-improve ang regular na pagdumi nyo. Excuse me po sa mga nag-almusal. Kaya naman, within 6 to 12 hours, 6 hanggang 12 oras, posible mong maramdaman po ang ginhawa mula sa constipation. Ito pa, mga kapuso, ha. Most prescribed laxative tablet din po ito ng mga OB-GYNs. Constipation baka mo, take the natural remedy to number 2. Available po ang calcium senoside senocot sa mga drugstores nationwide. Calcium senoside, siya po ang generic name ng senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 6:54 na po ng umaga. Radyo na, TV pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Kasabay ng mabilis na pagbabago ng mundo at pagdami ng malalaking hamong ating inaarap, buong puso nating niyayakap. Ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod bilang News Authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, binubuo na higit sa 1,000 journalists, staff at crew na hindi matitinag sa paghahatid ng bawat balitang mahalaga sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Hatid natin ang mga nanguna at pinakapinagkakatiwalaang news programs on Philippine TV. Mula umaga hanggang gabi, ating pagbabantay para makarating sa ating mga kababayan ang impormasyong gagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hatid din ng GMA Integrated News ang pinakamaraming regional newscasts in local languages. Kaya tiyak na maaabot ng ating pagbabalita ang lahat ng panig ng bansa. Ang ating Super Radyo nationwide, sinisiguradong una tayo sa paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage. We've got everything covered online at tinitiyak naming napapanahon. Malinaw at totoo ang balitang inyong mapapanood at mababasa anumang oras. Ang News Authority ng Filipino. Mas pinalakas at pinalawak pa. Ang paglilingkod sa bayan. Bumubuo ang puwersa. Sa pagbabantay at pagbabalita. Hindi matitinag. Sa anumang hamon ng panahon. Nararating tapat at sinasang-ayunan sa telebisyon, radyo at online. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng Pilipino sa mundo. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po naming lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinakapinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Lalaking taga si Kihor. May mental telepathy powers daw at kayang mabasa ang isipan ng ibang tao. Bumulwak na. Meron lumabas na pressure galing sa ilalim ng lupa. Isang barangay sa Pangasinan, wala raw problema sa pagluluto. Lakas ng pressure. Imbis na tubig na yung lumabas sa aming gripo, gas na. Ang ginagamit nila, gas mula sa ilalim ng lupa. Kapuso mo, Jessica Soho, Linggo, 8:15 p.m. You're watching Double B TV on GTV. We'll be right back.
alas 6:59 na po ng umaga ang oras po natin sa buong Pilipinas. Friday pala ngayon. Tanga sa Lunes po tayo, magkakarinigan at magkakatinginan uli sa radyo na, TV pa. Ito po ng ating almusal na pag-isipan. When you can't control what's happening to you, control how you respond to it. That's where your power is. Kapag wala kang magawa sa anumang nangyayari, gamitin mo ang talino at husay kung paano sila haharapin. Salamat mga kapuso. Susunod na po mga balita. Super balita sa umaga nationwide. Sama si Joel Reyes Zabella. Thank you po lingkod. Wow! Si Melo del Prado. Panalo! Ikapito na po ng umaga. Radyo na. TV pa! Melo del Prado sa Super Radyo DCWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DCWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. DCWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan at atag maasahan. DCWB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DCWB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. DCWB Super Radio. Balita sa umaga nationwide. Stop by! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3 minuto makalipas sa alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Biyernes po ngayon, ika-25 sa panang Agosto, taong 2023. Sa ating mga headlines, babala ng bagyo bilang isa. Nakataas na po sa ilang lugar sa ilagang Luzon, dulot ng bagyong Guring. 3 bodega sa Bulacan na hininalang ng hoard ang bigas, sinalakay at ipinakandado halos kalahating bilyong pisong halaga ng bigas natuklasan. Ombudsman, pinakakasuhan ang ilang dating opisyal ng procurement service ng Department of Budget and Management at Pharmaly Pharmaceutical Corporation kaugnay ng umano'y maanomalyang pagbili ng RT-PCR test kits na nagkakalaga ng 4 na bilyong piso.
nanawagang panibagong dagdag sahod sa mga manggagawa ngayong taon, inusisa sa pagdinig ng Kongreso. Armed Forces of the Philippines, tiniyak na tuloy-tuloy lamang ang resupply mission sa siyam na lugar na okupado naman ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Opening ceremony ng 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena, aarangkada na ngayong araw, seguridad at pagmando ng daloy ng trapiko, planchado na. Prinsipyo ng federalismo, sinimula na ang ipatupad ng administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bilang ng mga Pilipino na kumpirmadong nasaway sa wildfire sa Hawaii, umakyat na sa anim. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Super Radio DZWB, Bantay Bagyo! Ang Bagyong Guring ay huling namataan sa layong 220 kilometro silangang timog silangang bahagi ng Basco dyan sa Batanes. Taglay po ng bagyo, ang pinakamalakas na hangin, 75 kilometro bawat oras malapit po sa gitna. At meron po itong pagbugso na 90 kilometro bawat oras. Nakataas ang babala ng bagyo bilang isa. Sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands, silangang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang silangang bahagi ng Isabela. Dulot po ng trough o extension ng bagyo, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan ay magkakaroon naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na makapagulan tulad po ng habagat. Habang ang Metro Manila at alalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupunong pagulan, pagkulog, pagkidlat, tulad naman habagat at localized thunderstorm. Super Radio DZWB, Bantay Bagyo! Sapat na supply ng food packs para sa mga maapektuhan ng Bagyong Guring, tiniyak ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Alan Gatuzalan. Pasok! Super Radio! Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na mayroong nakahanda na mga food packs para sa magiging epekto ng Bagyong Guring. Ayon sa DSWD, aabot sa 1.9 billion pesos ang kasalukuyang available na relief resources ng kagawaran. Nasa 235 billion pesos ang standby funds o quick response funds ng DSWD. Aabot naman sa 1.7 billion pesos ang halaga ng stockpile na food at non-food items ng DSWD. Kahapon inatasan na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng mga regional directors na maghanda sa epekto ng Bagyong Guring. Kabilang dito ang pag-iimbentaryo sa mga impact na relief goods para sa mga maapektuhan ng kalamidad. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Super Radio! Pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang ilang pinuno ng Kongreso ang tatlong bodega ng bigas dyan sa Bulacan. Tumambad sa kanila mga kapuso mahigit sa 200,000 sako ng bigas na tinatay nagkakalaga ng kalahating bilyong piso. Kaya siguro mataas ang presyo ng bigas. Ayon sa Bureau of Customs, mistulang hoarding ang ginawang pag-iimbak sa mga naturang bigas na yan. Initially po, ang natanggap po kasi natin informasyon ay meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. Tinig po ni Alvin Enciso, happy po ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port. Ay naman kay House Speaker Martin Romualdez, tatlong buwan na umanong nakaimbak ang ilan sa mga bigas na mistulan umanong hoarding o pag-iipit po na supply. Kung ibinenta, ay makatutulong umano ito para hindi sumipa ang presyuhan. Kasi pag yung budo mo, pag in-hoard mo, tumataas. Greed yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba maghintay ka ng konti, mas malaking kita. Tinig po ni House Speaker Martin Romualdez, lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay inililipat sa mga sako ng lokal na o local producer na naibebenta ng mas mahal. Dulot po nito ay pinakandado yung mga bodega at binigyan ng mga may-ari ng 15 araw na palugit para magsumite ng dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso yung mga inimbak na bigas na yan. Agad naman nagpaliwanag ang pamunuan ng mga sinalakay na bodega at iginit na kompleto ang kanilang papeles. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Dahil po yan may permit. Siyempre, nagulat kami. Dahil hindi namin alam ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Kami middleman lang naman kami. Ba't nandiyan pa rin ang bigas, hindi nilalabas?
ang magkasunod na tinig ni Rosemary De Jesus at Edith na miyembro po ng management ng mga bodegang yan. Samantala, nagpositibo sa African Swine Fever o ASF ang mga baboy na sinuri sa barangay Kokoro sa Magsaysay, Palawan. Sa ulat ng Super Radio Palawan, kinumpirma ito ni Palawan Provincial Officer Attorney Christian J. Cohamco. Sinuri ng Provincial Veterinary Office ang mga baboy sa lugar matapos na sunod-sunod na nangamatay ang mahigit sa 200 baboy. Lumalabas sa investigasyon na isang mangingisda ang nakapagpasok ng karninang baboy mula sa isang lugar sa Visayas na may kumpirmadong kaso ng ASF. Hinigpitan na ng mga otoridad ng pagbabantay sa Magsaysay at maging sa bayan ng Cuyo para maiwasang kumalat pa ang African Swine Fever sa iba pang bahagi ng Palawan. Naglatag na ng mga checkpoint ang lokal na pamahalaan at Philippine National Police at pinagana na rin ang ASF Task Force. Samantala, lalawigan ng Palawan, naghigpit pa ng patakaran matapos makumpirma ang unang kaso ng African Swine Fever o ASF. Junfred Calamba, Super Radio Palawan. Junfred. Super Radio. Mas lalo pang naghigpit ang pamalampan na lawigan ng Palawan sa pangunguna ng Provincial Veterinary Office sa pagpapatupad ng mga patakaran para hindi kumalat ang African Swine Fever sa lalawigan. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng Bureau of Animal Industry kahapon na ASF ang dahilan ng pagkamatay ng halos 300 baboy sa isla ng Kokoro sa bayan ng Magsaysay, Palawan. Sa panayam ng Super Radio kay Dr. Darius Mangkupang, OIC, na Provincial Veterinary Office, pinag-ibayo nila paghihigpit para walang makalabas na buhay na baboy at kanina baboy mula sa isla ng Kokoro. Hindi rin basta nagpapapasok ng karte sa isla para maiwasan ang dagdag pang kontaminasyon. Inalerto na rin ang mga inilatag na checkpoints ng PNP at Municipal African Swine Fever Task Force ng bayan ng Cuyo at Magsaysay upang mabantayan para hindi basta makalabas at pasok ang mga baboy at produkto nito. Puspusan din ang pagkuha ng blood samples sa mga baboy sa Kokoro para masuri ng mga eksperto at pinaigting ang surveillance pati ang quarantine inspection sa mga paliparan at daungan ng Palawan. Nananawagan naman ng pamalampan lalawigan sa mga Palawenyo na sumunod sa mga ipinatutupad na pulisiya upang masigurong hindi na lalagana pa sa ibang bahagi ng Palawan ang ASF. Ako si June Pride Canapa ng Super Radio Palawan, nag-uulat sa Super Radio DCWB, dapat tutuloy. Mamimeste ng kukulisap sa mga puno ng niyog sa Negros Occidental, kontrolado na ayon sa lokal na pamahalaan. Mula sa GMA Integrated News, mag-ulat si Aileen Pedreso, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Aileen. Super Radio. Joel at Melo, patuloy ang mga ginagawang hakbang ng Negros Occidental LGU at Philippine Coconut Authority 6 upang tuluyang masugpong ang peste sa niyog na kulisa. Sa monitoring ng PCA 6, dinatayang hindi bababa sa 30,000 na puno ng niyog sa probinsya ang apektado ng kukulisa. Sa kabila nito, ayon sa mga negosyante, nananatili pa sa 30 hanggang 35 pesos ang presyo ng buko sa palengke. Hindi raw ito tumaas dahil hindi naman naapektuhan ng supply mula sa mga lugar na apektado ng kukulisa. Ayon sa LGU, isa lang ito sa mga basihan na hindi na kumalat pa ang peste sa ibang lugar. Ayon naman kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, kontrolado na ang epekto ng kukulisa. Kaya nananatili pa sa apat na LGU ang apektado, kabilang na ang mga lungsod ng Bago at La Carlota at mga bayan ng Murcia at La Castellana. Nagpapatuloy ang phoning o pagputol ng mga dahon ng niyog o puno ng niyog na apektado ng peste na kukulisap sa Negros Occidental. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, umabot na sa 6,000 puno ng niyog ang isinailalim sa phoning. Joel at Melo, nagsasagawa na rin ng rapid ground assessment ang probinsya para ma-verify kung may iba pang LGU na naapektuhan ng naturang peste. Ako sa Aileen Pedreso ng Jimmy Regional TV 1 Western Visayas at Jimmy Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Maraming salamat Aileen Pedreso, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Super Radio. Sobra-sobra umano ang siningil ng Metropolitan Water Works and Sewerage System MWSS sa mga water concessionaire. Itong sinabi ng Commission on Audit COA sa may git na 845 million pesos na siningil po nito sa Maynilad at Manila Water para sa pondo ng itinatayong Kaliwa Dam. Ayon po sa COA, labag ito sa concession agreement at dapat maghinay-hinay sa mga sinisingil. Lalo't lahat ito ay babawiin din ng mga concessioner sa mga consumer
sa pamamagitan po ng dagdag singil. Dulot po nito, pinasuspindi ng COA sa MWSS ang paniningil ng karagdagang gastos maliban na lamang kung ito'y aprobado ng Department of Finance. Sinabi naman ng MWSS na alinsunod ang kanilang siningil doon po sa Memorandum of Agreement na sagot ng mga concessionaire ang lahat ng local counterpart funds para sa Kaliwa Dam Project. Sa concessionaires kami lagi kumukuha kasi pagka sa gaan natin ito kinuha, magbabayad yung buong Pilipinas nito. Magsha-share sila doon sa project na hindi naman sila magbe-benefit. Itong mga consumers natin dito sa Metro Manila, sila yung magbe-benefit dito eh sa Kaliwa Dam Project. So sila dapat yung magbayad dito to yung water bill natin. Tinigbo ni Ryan Aison, Division Manager, West Zone Field Operations Management ng MWSS. Sa ngayon, wala pa umanong gasto sa Kaliwa Dam Project na ikinakarga sa mga consumer. Ngunit pagsapit ng 2026, maniningil na sila ng 81 centavos per cubic meter. Tumanggi namang magbigay ng payag ang Manila Water at Maynilad. Napaamin sa Senado ang Acting Administrator ng National Irrigation Administration o NIA na may kinalaman sa ahensya o na may katiwalian sa ahensya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa mga irregularidad sa mga irrigation project. Pinigahan ni Senator Rafi Tulfo si NIA Acting Administrator Edgardo Guillen ukol sa katiwalian. Unang sinabi ni Guillen na sa lahat ng organisasyon ay mayroong katiwalian. Hindi ito naging katanggap-tanggap kay Tulfo at sinabihan siya na huwag nang idamay ang ibang organisasyon at aminin na lang ang katiwalian dahil hindi naman mareresolba ang ganitong problema kung hindi aaminin. Sagot ni Guillen, may tinatawag na lapses sa ahensya pero muli siyang binuwaltahan ni Tulfo. Nang ulitin ni Tulfo ang tanong kung may katiwalian sa ahensya ay sumagot ng oo si Guillen at sinabing ito ang dahilan kaya inaayos na nila ang sistema sa ahensya. Super Radyo! Pinasasampa na po ng tanggapan ng Ombudsman ng reklamong graft o katiwalian ng ilang dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management, PSDBM, at Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Ito ay kaugnay ng umano'y maanomalyang pagbili ng PSDBM ng 4 na bilyong pisong halaga ng RT-PCR test kits sa Pharmaly. Kabilang sa pinakakasuhan, sina nating Budget Undersecretary Christopher Lau. Andito pa kaya ito. Dating PSDBM Director Warren Leong, Budget Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman, at Pharmaly officials na sina Mohit at Twinkle Dargani, Lincoln Ong, Justin Garado at Wang Chu Yen. Ayon sa Ombudsman, nagsabatan yung mga respondent para ma-award ang kontrata sa Pharmaly kahit may iba pang kumpanya na may kakayahan na mag-supply at mag-deliver ng mga test kit sa mas murang halaga. Ayon sa mga abogado ni Mohit Dargani at iba pa, handa silang harapin yung mga kasong isasampa sa korte. Di ba nakulong to pare? You know? Si Dargani nasa contempt, di ba? Hanggang ngayon pa, nadyan pa rin sa ano yan. Nakalabas na yata ito. Sinabi naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na tatalima sila sa desisyon ng Ombudsman. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan na ang pahayag ang iba pang tao na pinakakasuhan ng Ombudsman. Inusisa sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang panawagang panibagong dagdag sahod sa mga manggagawa ngayong taon. Matatandaang noong nakalipas na buwan ng Hulyo, ipinatupad ang 40 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. At batay sa batas, maaari lamang magpatupad ng isang beses na dagdag sahod sa loob ng isang taon maliban na lang kung may mayroong tinatawag na extraordinary circumstances. Kaya tanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi pa ba maituturing na extraordinary circumstance ang nararanasan ngayong walang prenong pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Patuloy na tumataas yung presyo ng mga bilihin. Pangalawa po, historically, nagiging mas productive yung ating workers. Pataas po yung trend noon, pero yung real value ng wages, stagnant. Pangatlo, Mr. Speaker, sabi po ng DA, yung poverty ngayon can be considered as a calamity. Ang tinig ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ayon naman sa National Wages and Productivity Commission, kailangan nilang balansehin ang lahat upang maging patas sa mga manggagawa at sa mga employer. Hindi rin ho answer na itaas natin ang minimum wage para po tumaas yung standard of living ng ating mga kababayan. Kung mababa ho yung productivity natin, wala ho tayong paghuhugutan ng increase sa wages at magre-result lang ito sa mas mababang
employment, ang ating mga mamumuhunan ay kailangan ho nilang kaltasin sa kanilang overall cost yung hong idadagdag natin na sahod sa mga manggagawa. Ang tinig ni Maria Criselda C., Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, sinukunta naman yan ng Department of Labor and Employment. Hindi po madaling gawain o tungkulin ang balansehin o timbangin ang kalagayan pangangailangan ng atin pong mga manggagawa. Ganun din naman po sa kakayahan, kapasidad ng atin pong mga namumuhunan. At bahagi doon po ang aming konsiderasyon ang magiging implikasyon sa level ng employment. Ang tinig ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Samantala, petisyon para sa aumento sa daily minimum wage sa Region 1 sumasa ilalim na sa public consultation. Mula sa GMA Regional, GMA Integrated News, mag-ulat si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell! Super Radio! Pero sa mga daily minimum wage earners sa Region 1 ang tatanungin, hindi na raw sapat ang 400 pesos na raw ang sahod nila dahil sa mataas at walang prenong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, tuloy-tuloy na ang public consultation. Nagsasagawa na ang RTWPB o ng Dolly Region 1 ng public consultation para sa petisyon sa aumento sa daily minimum wage. Kasama sa public consultation ang mga labor group, samahan ng mga business employer at iba't ibang sektor ng gobyerno. Hindi naman kontra ang Metro Dagupan Chamber sa petisyon ng aumento sa daily minimum wage. Ayon sa chairperson nito na si Andre Abalos, wala raw magiging problema sa aumento sa daily minimum wage basta kakayanin ito ng mga employer at hindi magiging dahilan ng pagkalugi ng mga negosyo ng mga ito. Pati din daw nila ang hirap gayon ng mga minimum wage earner dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Melo unang nagsagawa ng public consultation ng RTWPB noong August 15 sa Vigan City. Muling magsasagawa ng public consultation sa Dagupan City sa August 29 bago ang public hearing. Umaasa sila na aktibong makikilahok ang mga business sector at labor group. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, ako si Russell Simorio. Nag-uulat para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Maraming salamat, Russell Simorio, GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Yung mga kumakate, sumasakit ang mga lalamunan dyan. Ngayong tagulan na naman, mas matalas po yung pagkakataong lumaganap at kumalat po yung mga sakit gaya po ng sore throat. Mga mommies, mga doctor mom, kayo po ang frontliner po ng pamilya. Kaya pagdating po sa sore throat, doon lang po tayo sa pinagkakatiwalaan. Kaya po ng doktor na frontliner na lumalaban po sa sakit at ang frontline po ng mga doktor sa sore throat, eh syempre yung kanila pong nire-reseta. Doctor prescribed Camidusan. Meron 7 natural ingredients po yan, anti-inflammatory, antibacterial, antifungal properties para sa sore throat relief. Mag-Camidusan frontline against sore throat, chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine needle oil, bergamot oil, xenol is the generic name of Camidusan. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin mga kapuso, 7:22, radyo na. TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Super Radio DZBB. Siguradong hitik sa impormasyon at kaalaman. Mula umaga hanggang gabi. Mas malaking misyon. Mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kaya ang target po ng AFP ay ituloy yung resupply mission. Humihirit ang taas presyo. Nakakadaan na ng MLEX. Kaya patuloy na nangunguna sa puso ng mga Pilipino. Manatiling updated. Tumutok sa Super Radio DZBB. Nido?
Kapuso, may bagyo. Siguring, mga Kapuso, ang hirap po. Pabago-bago timplata ng panahon. Uulan, babagyo, iinit ang araw dahil El Nino, mga Kapuso. Nakakasama ng katawan, nakakasakit ng ulo, nakakahilo. Kaya dapat ito mag-ingat. Dapat bantayan po yung ating katawan. Pag may nararamdaman tayo, kailangan pakinggan ng katawan. Huwag po itong babaliwalain. Unahan natin ang sakit. Magpakonsulta ka agad sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor. Kapag may gamot na inireseta, sundin at inumin. Huwag niyo pong ahatiin. Tapos na po ang panahon na inahati po natin ang gamot. Bakit? Andito na po ang Right Med eh. Di kalidad, pero abot kayang gamot, mga Kapuso. Huwag ko kayo mahiya magtanong. Hanapin po yung check po ng Right Med. Para sa listahan po ng mga Right Med products, bisitahin po ang kanilang Facebook page o kaya website. www.rightmed.com.ph. Huwag din pong kakalimutan, if symptoms persist, consult your doctor. Doon sa mga ka-Right Med po natin sa Cebu, sa alagang 200 pesos, pwede nang magpa-check up po sa doktor. Bisitahin ang pinakamalapit na 360 Pharmacy sa inyo pong lugar. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Tuloy-tuloy lamang ang mga resupply mission sa mga tropa ng pamahalaan na nakatalaga sa iba't ibang bahura sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. matapos ang matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Browner ay tungkulin nila nahatiran ng supply ng pagkain at gamit ang mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa Ayungin Shoal at walo pang lugar sa West Philippine Sea na okupado at pagmamayari ng Pilipinas. We are doing the resupply mission regularly kasi we are occupying nine islands or nine features. May mga tao tayo dyan. And it is our right to resupply them despite the threats. Ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasabay nito ay muling ignit ng AFP Western Command ng Ayungin Shoal ay nasa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Part of our EEC, nandyan yung on-clause, nandyan yung arbitral ruling. So our presence in Ayungin and our resupply missions, it's part of our demonstration of our strong resolve to assert sovereignty. Ang tinig ni Vice Admiral Alberto Carlos, commander ng AFP Western Command. Super Radio. Ipinagmamalaki ng mga tauhan po ng Philippine Coast Guard na matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, taas noo ang mga tauhan nila sa matagumpay na resupply mission sa kabila ng radio challenge at tangkang pagharang ng China Coast Guard. Katulad po ng mga ordinaryong Pilipino na nakapanood po sa balita sa 24 oras, kasama niyo po ako na nagiging proud kami sa aming ginagawa. Yes. Nakakapatindig balahibo po. And it also makes us proud na miyembro kami ng Philippine Coast Guard. At ito ang aming nagiging role sa West Philippine Sea. Nakadagdag din naman sa kanilang kumpiyansa ang pag-monitor ng eroplano ng militar ng Amerika sa resupply mission. Sa tropa natin sa Coast Guard vessel, parang mas naging confident sila, no? Mas naging proud din sila na they are carrying out this mission and they are supported by the United States. So there is a positive effect sa ating Coast Guard crew na nagmamana ng ating Philippine Coast Guard vessel. Sa kabila nito, sinabi ni Tariela na hindi pa rin naging madali ang resupply mission sa Ayungin Shoal dahil tila nakikipagpatintero ang ating resupply ships sa mga barko ng China Coast Guard. We have all the videos and photos that can attest, no? Ang resupply mission natin nung nakaraan ay nanatili pa rin patintero. As I said nga nung nakaraang interview ko kahapon, no? It's not walk in the park. Talagang patinding harangan pa din ang pinagdaanan natin. Tinigyan mga Kapuso ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Samantala, Department of Foreign Affairs, DFA, walang protesta sa pagtatapo ng Japan ng radioactive water sa Pacific Ocean. Dave Farvelo, NIMS, go! Super Radio! Walang isinasampang protesta at wala rin pahayag ng pagtutol ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng pagtatapon ng Japan sa Pacific Ocean ng treated na radioactive water. Ayon sa DFA, kinikilala ng Pilipinas ang technical expertise dito ng International Atomic Energy Agency na siyang nagbigay ng go signal sa hakbang ng Japan. Sa report ang nasabing ahensya, negligible o walang panganib na idudulot ang pagtatapon ng Japan sa dagat ng treated radioactive water na nanggaling sa kanilang nuclear power plant
na nasira ng tsunami na dulot ng malakas na lindol noong 2011. Ayon sa DSA, patuloy itong tinitingnan ng Pamahalaang Pilipinas batay sa science. Tuloy mo lang, Nims. Tuloy mo lang. Yes. Patuloy daw itong tinitingnan ng Pamahalaang Pilipinas batay sa science. Sa perspective din na batay sa facts o mga katunayan. Bilang archipelago, idiniinapangunahing prioridad ang pamahalaan, ang protection at preservation ng marine environment. Una na itong pinalagaan ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakayan ng Pilipinas na samahan ng mga mangingisda dahil aabot umano rito ang radioactive wastewater at malamang na magdudulot ng masamang epekto sa mga yamang dagat. Sinabi naman kamakailan ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, na titiyakin ang kanilang pamahalaan na palaging ligtas ang pagdi-discharge nila ng treated water sa dagat at hindi sila magtatapon ng anumang magdudulot ng masama sa tao o sa kalikasan. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZDD, dapat totoo. Sa bandala mga kapuso, pagtatapon ng Japan ng nuclear waste sa Pacific Ocean, mariing kinontra ng Caritas Philippines. Alamin natin ang balita ng malaki. Isa Vendanyo Umali. Isa, pasok. Super Radyo! Mariing tinututulan ng Humanitarian Development and Advocacy Arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na Caritas Philippines ang desisyon ng Japan na mag-release o magtapon sa Pacific Ocean ng treated radioactive water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant. Sa isang pahayag sinabi ni Bishop Jose Colin Bagaforo na siyang presidente ng Caritas Philippines, ang naturang hakbang ay reckless gamble at malaking banta sa kalusugan at kapakanan ng mga tao at kalikasan. Ayon kay Bishop Bagaforo, sila ay nakikisa sa Catholic Bishops Conferences ng Japan at South Korea na kapakontra sa pasya ng Japan. Ani Bishop, sa ngalan ng Caritas sa Philippines, ay nananawagan sila sa pamahalaan ng Japan na ireconsidera ang desisyon at maghanap na lamang ng mas ligtas at responsabling paraan upang ma-dispose ang kontaminadong tubig. Umaapila rin ang obispo sa gobyerno ng Pilipinas na pigilan ang anumang pagsasabatas ng panukalang nuclear power projects dahil sa posibleng negatibong epekto ng radioactive materials. Giit ni Bishop Bagaforo, ang nuclear energy ay hindi ligtas o sustainable na opsyon para sa Pilipinas bukod pa sa hindi pro-poor at pro-environment. Ang mabutian ang gawin ng ating pamahalaan, mag-invest sa renewable energy resources na magtitiyak ng malinis at malusog na kapaligiran hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ako si Isa Vendanyo, Mali. Ng GMA Super Radio, DZDD, dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin ay 32 minuto na po. Makalipas ang 7 ng umaga, aarangkada na ngayong araw ang opening ceremony ng 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Roman Duartes, magpapakalat sila ng 1,300 tauhan para tumulong sa pagkomando ng daloy ng trapiko mula Metro Manila patungo sa Philippine Arena. Idinagdag pa ni Artes na magpapatupad sila ng stop and go traffic scheme sa ilang piling lugar. Ang MMDA po ay magpapatupad ng stop and go traffic scheme sa mga selected na lugar habang isinasagawa po itong FIBA World Cup. Ang tinig ni MMDA Acting Chairman Roman Duarte, samantala, sinabi naman ni Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX Corporation, na magpapakalat sila ng 200 traffic personnel at ng mga incident response team sa loob at sa paligid ng siyudad de Victoria kung saan naroon ang Philippine Arena, pati na sa ibang estratehikong bahagi ng NLEX. Naglagay na rin sila ng mga directional road sign para magsilbing gabay sa mga motorista. Mayroon ding P2P shuttle service mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mga papunta at palabas ng Philippine Arena. Kami na rin po yung magmamanage temporarily, no? For this event, yung mga parking areas, yung road network ng sa loob ng Ciudad de Victoria. Ang tinig ni Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Super Radio! Pinalalahanan ng Philippine National Police yung mga police na magbabantay sa FIBA World Cup na iwasan na, oy, trabaho muna, wag muna selfie. Ah. Iwasan makipag-selfie sa mga manlalaro. Ayon kay Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP, dapat tutukan maigi ng mga police ang kanilang misyon at tiyakin ang seguridad ng mga manlalaro at mga manonood sa FIBA World Cup. Kaugnay po dito, sinabi ni Fajardo na
Hindi ko si June Marro, si Jean. Handa. Matangkad din ba yan? Si Jean. Si Kernel. Handang-handa na po ang PNP para ho magbigay siguro. Sentro ba yan? Para pambato natin si June Marro. Pambato natin yan. Pambato rin natin yan. Si pambato ng PNP. Yan. Handang-handa na po ang PNP para ho magbigay seguridad sa malaking aktibidad na magsisimula ngayong araw at tatagal po hanggang September 10. Anya, sapat ang mga nakakalat nilang tauhan sa iba't ibang estratehikong lugar gaya po ng paliparan, gayon din. Oy, maraming turista ang darating, pare. Oo nga. Gayon din sa mga pangunahing lansangan na daraanan naman ng mga delegado. Samantala, umakyat na sa mahigit sa 20 milyong estudyante ang nag-enroll para sa darating na pasukan. Batayan sa datos ng Learner Information System Quick Count ng DepEd para sa school year 2023-2024. Magpapatuloy ang enrollment hanggang sa 26 ng Agosto. Ang mga alternative learning system learners ay maaari namang magpatala sa mga barangay community learning center o sa pinakamalapit na pampublikong paaralan. Super Radyo! Muling nilinaw ng Department of Education na dapat alisin ang lahat ng dekorasyon at iba pang mga nakapaskil na learning material sa mga silid-aralan. Ito'y batay po sa inilabas na DepEd Order No. 21, Series of 2023, ang kay Education Assistant Secretary Francis Cesar Bringas. Blackboard o pisara lamang ang dapat nakapaskil sa mga dinding ng silid-aralan sa pagsisimula ho ng klase sa August 29. Layunin po nito na hindi mabaling ang atensyon ng mga estudyante. Kanya mas mapagtutuwa na ng pansin ng mga estudyante ang mga itinuturo ng guro kapag walang ibang bagay na nakakaagaw sa kanilang atensyon. Nililaw naman ni Bringas na dapat ilabas at ipaskil ang mga learning material kapag ito ay siyang paksa na po ng pag-aaral. Ilang paaralan ang magpapatupad ng tatlong shifts sa klase sa darating na pasukan. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, kulang pa rin kasi ang mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Batay sa datos, aabot sa 159,000 silid-aralan ang kulang sa pagbubukas ng klase sa August 29. Sinabi naman ng National Parent Teachers Association Philippines na wala silang problema sa pagpapatupad ng tatlong shift sa ilang paaralan. Ayon kay Willie Rodriguez, Pangulo ng Grupo, hindi na ito bago, lalo na sa mga lugar na maraming estudyante. Hindi naman umano nila nakikita na makaapekto ito sa pag-aaral ng mga estudyante, lalo't inilunsad na ng DepEd ang matatag K-10 curriculum. Samantala, Vermont, pinaghahandaan na ng Bureau of Immigration, malapit na pala. Sanligo na lang para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Pasko na po. Si Tito Joe. Sinisilip na ba? Tuesday nyo, Nanay Tuesday. Super Radyo! Naghahanda na ang Bureau of Immigration para sa pagpasok ng Vermont kung kailan inaasahang dadagsa ang mga pasaherong lalabas at darating sa Pilipinas. Sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na kabilang sa kanilang mga hakbang para tugunan ito ay ang pagpapalabas o deployment sa mga paliparan ng mas maraming immigration officers. Sa katunayan niya ay marami sila ngayong bagong immigration officers na inilabas na for duty, lalo na sa mga immigration counter sa Ninoy Aquino International Airport o MAIA kung saan inaasahan ang bulto ng mga biyahero o pasahero. Sa mga susunod na araw naman niya ay nakatakda rin nilang pandanahin ang green lanes para sa mga pasaherong madalas bumibiyahe, para sa mga alien certificate of registration identity card holders at sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay Sandoval, prioridad nilang maalalayan ang mga kababayan nating mga manggagawang Pilipinong galing sa ibang bansa at magbabakasyon dito sa bansa sa panahon ng Pasko. Para naman anya sa mga kababayan nating magbabakasyon sa ibang mga bansa. Gayun din ang mga turista na dito naman sa Pilipinas ay pupunta, mahalagang may round trip tickets ang mga ito para matiyak na babalik sila sa kani-kanilang bansang pinanggalingan. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Kaya-
kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Oh, iba na talagang panahon ngayon mga kapuso, ano? Matinding init na biglang may manakanakang pag-ulan. Ay, lagot tayong bata tayo. Mabuti na lang po at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults at syrup for kids. Meron ding forte variant. Mula sa aming studio at kahit nasaan pa kayo, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Super Balita sa Umaga Nationwide. Mga manonood ng FIBA World Cup, ha? Maganda kayo at pabago-bago po ang panahon natin. May bagyo pa naman tayo, may habaga tayo, baka pag-uwi nyo. Magandang panahon ngayon, pero baka pag-uwi nyo, maliban sa traffic, ay umulan. O mga kapuso, maging sanhipa po ng ating pagkakaroon ng sipon yan. O yung mga virus at mga bakterya po ay nandyan lang sa paligid natin. Kakalat-kalat po sila dyan. Mga kapuso, naghihintay lang na may makakapitan yan. At sa first sign of sipon, ano po ang gagawin po natin? Ano po solusyon? Sinopret 40 po solusyon dyan. Sinopret 40, may advanced phyto formula na may antiviral at antibacterial properties na tumutulong sa pagpigil ng hatsing, pagtanggal ng baradong ilong, pag-relieve ng runny nose at pag-enhance ng immune system with proper diet. Tamang pagkain, tamang nutrisyon, mga kapuso, healthy lifestyle, tamang pahinga, sapat na tulog at bawas sa bisyo. Walang bisyo dapat. Take one Dra-J or tablet of Sinopret 40 three times a day para mas maramdaman po ang epekto nito. Kaya sa first sign of sipon, aba, ang solusyon, mga kapuso, Sinopret 40 po ang solusyon. Ang generic name ng Sinopret 40 ay Sambucus Nigrael, Primula Veris L, Primula Electoral Rumex Crispus L, Verbena Officinalis L, Gentiana Lotia L. If symptoms persist, consult your doctor! Oras, 7:41, radyo na. TV pa! Portisiya na. Disiplina pa! Alright, dun sa mga magpapagwapo ng bahay dyan, opisina o kaya building, mga kapuso, dito tayo sa pamilya ng Tigasin. Apo, Durastrong Light Steel Frames. Ito na po gamitin ninyo. Huwag na po kayong gagamit ng 2x2, huwag na kayong gagamit ng 2x4 para po sa inyong dingding o kaya sa inyong kisame.
Light steel frames na po ang uso po ngayon. Ang pinakamatikas po sa light steel frames, Durastrong, mga kapuso. Ito ay gawa po ng Union Galva Steel Corporation, bahagi po ng FINMA Corporation. 60 years na pong gumagawa ng dekalidad na mga bakal na mga produkto. Pinapakilala po namin sa inyo. Magaan, pero matigas. You know, introducing Durastrong Light Steel Frames. Gawa po yan sa dekalidad na bakal at makinarya. ISO 9001 certified, 14001 certified din. Dahil nakatitiyak kayo mga kapuso, sigurado tayo. Ang UGC, ito pong Union Galva Steel Corporation, ay matikas po sa kalidad at protektado po nilang kalikasan. Hindi na tayo magpuputol ng puno. Ayan na, gagamitin natin ito mga kapuso. Ayan na. Teka, igitna natin pareho yung ano, yung laser printed, you know, tindi. Oho, laser printed mga kapuso. Na Durastrong sa mga produkto. Tibay at performance, tatak po ng tibay at performance po yan. Durastrong, yan o. Pag walang ganyan, ay hindi po genuine. Ito lang hanapin ninyo, yung laser print na yan sa mga bakal po ng Durastrong Light Steel Frames. Produkto, magpa-install po kayo sa mga eksperto lamang. Gamitin po ang Durastrong Light Steel Frames para panatag ka sa lakas at tibay, mga kapuso! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Sinimula na ang ipatupad ng Administrasyong Marcos ang prinsipyo ng federalismo. Itong sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos ng manumpa ang mga bagong miyembro ng pinamumuno niyang Partido Federal ng Pilipinas. Paliwanag po ng Pangulo, layunin po nito na mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan hanggang sa pinakamababang level. Isang paraanan niya ito para patatagin ang pamahalaan at sistema ng politika at mas mapabilis ang proseso ng pamahala dahil hindi na kailangang iakyat lahat ng sa Pangulo ang pagdedesisyon. All but name ay ating ginagawa ay talagang ay ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. Habang ginagawa ito ay wala namang direktang utos ang Pangulo sa kanyang mga kapartido na isulong ang federalism sa Kongreso. Sa gitna po nito, pinalala po ng Pangulo Marcos ang kahalagahan ng maagang pag-aanda sa barangay at sanggunian kabataan elections para sa pagpapalakas ng kanilang partido. As we all know, the barangay elections have a big impact, have a big effect on how the 2025 elections. Kasi kung tayo magiging kandidato, mananalo tayo sa 2025, kailangan natin ang suporta ng barangay level. So, that is why it was incumbent upon us to now immediately try and organize ourselves so that we are prepared. Tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, walang mass graves sa New Bilibid Prison. Ito ang dilinaw ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. matapos unang mapaulat na posibleng ginawang mass grave ang septic tank sa Bilibid. Ayon kay Katapang, wala silang natagpo ang 10 mga tao sa 3 septic tank sa Bilibid. Matatandaang noong Hulyo, nakatanggap si dating NPP Superintendent Angie Bautista ng impormasyon mula sa isang preso na nagsabing mayroong mass grave sa septic tank ng bilangguan. Mayroon pang nakuhang buto noon na inakalang sa nawawalang preso na si Michael Cataroja, pero kalaunan ay napagalamang buto ito ng manok. Kalaunan ay natukoy na buhay si Cataroja at tumakas lamang at naaresto sa Angono, Rizal. Samantala, mga poster ng ilang personalidad nagkalat na sa ilang lugar sa Davao City ilang araw bago paghain ang kandidatura para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Jessa Torrefranca ng Super Radio Davao. Jessa! Super Radio! Hindi pa man nagsisimula ang filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sanggunian kabataan elections, may nagkalat na ng ilang poster sa Davao City. Sa pag-iikot ng GMA Super Radio Davao, kitang-kita sa tabi ng kalsada ang mga nakapaskil ng mga tarpaulin na may litrato at pangalan ng mga personalidad. Pati mga covered court at paradahan ng mga tricycle ay hindi nakaligtas sa mga poster na ito. Una nang hinikayat ng Commission on Election ng COMELEC ang mga botante na magsumite ng reklamo kontra sa mga kandidatong barangay at SK election na nanangampan niya kahit hindi pa opisyal ang campaign period. Pero aminado ang ahensya na nasa ngayon, wala pa silang kapangyarihan sa mga maagang nangangampanya dahil hindi pa nagsimula ang filing ng Certificate of Candidacy.
nakatagdang isagawa ang filing of Certificate of Candidacy sa Lunes, Agosto 28 hanggang Setyembre 2, habang ang campaign period ay magsisimula sa Oktobre 19 hanggang Oktobre 28. Sa Oktobre 30 naman, idaraos ang barangay at SK elections. Mula sa Jamay Super Radio Davao, Jasotra Frank nag-ulat para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Pagdating po sa bitamina ng mga kids, alam nyo ba na may Sherifer Syrup Fortified with Zinc? Dahil ang mga mami, hindi yan payag sa pwede na. Kaya naman ang Sherifer ay gumawa ng Sherifer Syrup na Fortified with Zinc. Isa ito sa mga bitamina ang gawa ng Sherifer na para sa mga kids. Ang Sherifer Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, lysine, taurine at zinc. Goodbye sa pwede na! Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, Moms Know Best. Mahalaga ang palala ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ay, mga nakakalimutan dyan ang kanilang mga dapat gawin. Oo, dahil sa sobrang dami ng inaasikaso, inintindi araw-araw, nagiging makakalimutin na. Stressed out na sa sunod-sunod na face-to-face online classes, mga meeting kaliwat kanan. Nakakalimutan nyo ba lagi? Suot nyo inyong salamin. Hinahanap nyo pa. Sobrang makakalimutin na yun. Nakasakay na kayo sa sasakyan tapos naiwan pala cellphone at iba pang mga gamit sa bahay. Sa school naman, nag-review ka. Pagdating ng exam, nakakalimutan lahat ng pinag-aralan. Mahirap pagka maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle tayo. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly, kumain po ng masustansya pagkain. Pwede nyo rin pong samahan ng Memo Plus Gold. Gawa po yan sa pure and natural bako pamunyera para laging focus at mentally alert tayo mga kapuso. Memo Plus Gold naman ang brainy good. Ang Memo Plus Gold, mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet sa mga pangunahing butika nationwide, online din sa Shopee at sa Lazada. Ang Memo Plus Gold ay hindi gamot, di dapat ginagamit na panggamot sa anumang uri po na sakit. Oras, alas 7.51. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radyo DZBB, siguradong hitik sa impormasyon at kaalaman mula umaga hanggang gabi. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kaya ang target po ng AFP ay ituloy yung resupply mission. Humihirit ang taas presyo. Nakakadaan na ng MNEX. Kaya patuloy na nangunguna sa puso ng mga Pilipino. Manatiling updated. Tumutok sa Super Radyo DZBB. Dagdag pondo pang negosyo? Sagot ka ng G-Loan. Madaling humiram hanggang 125,000 pesos instant cash. Borrow with GCash. Sagot ka namin. Nido Jr. for children 1 to 3 years old. 99 pesos for 150 grams. Also available in big box. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Tanggap kaming good news mula sa aming mga pinagkakatiwalaang sources, 10 pinaghihinalaang money mules, mga kapuso, ang sinampahan ng magkakaiwalay na mga criminal cases dyan po sa Cavite at sa Manila na isa sa mga nangungunang bangko po sa Pilipinas kamakailan. Patunay na hindi ho tumitigil sa pagano po ng paraan yung nasa aming bangko na yan para mahuli yung mga manloloko, mga fraudsters na walang tigil po sa panloloko na mga bank customers. Money mule ang tawag sa mga taong nagpapagamit ng kanilang bank account o kaya debit card sa mga scammer para sa illegal na gawain. Ginagamit po ng mga scammer ang account ng money mule
para makapag-transfer ng pera na nakuha nila sa illegal na paraan. Karaniwang style, modus ng scammer ang pag-aalok po ng bayad kapalit po ng access sa bank account, passbook o debit card ng isang account holder. Ayon po sa aming sources, puro babae mga kapuso. Yung sinampaan ng kaso ng banko at patuloy itong mag-iimbestiga para mahuli pa, masugpo ang illegal na gawaing ito. Sa ilalim po ng Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act of 2001, yung mga money mules ay maaaring parusahan ng hanggang 7 years na pagkakakulong at patawan ng penalty na abot naman sa 3 milyong piso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga Pilipinong nasawi sa wildfire sa Maui, dyan naman sa Hawaii. Ayon sa mga opisyal ng Maui County, 2 ang nadagdag sa bilang ng mga kumpirmadong Pinoy na nasawi. Kinilala mga ito na sina Salvador Coloma, 77 anyos at Carlos Tobias, 54 anyos. Kinumpirma naman ang anak ni Tobias na si Rachel sa kanyang Facebook account na ang DNA sample na kanilang ibinigay ay tumutugma sa bangkay na na-recover sa kanilang bahay. Samantala, patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang 8 miyembro ng pamilya Coloma. Sa kasalukuyan na nasa mahigit 1,800 tao na po ang napaulat na nawawala dulot ng wildfire. Inabot ng 17 oras ang pag-apula sa sunog sa mga butega sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-alas 11 ng gabi ng Miyerkules na sumiklab ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy kaya nadamay ang mga katabing butega. Umabot sa 5 alarma ang sunog bago tuluyang naapula pasado alas 4 ng hapon. Inaalampansan nito at ang kabuang halaga ng pinsala. Samantala, mga basura na posibleng galing sa isang garbage truck at kumalat sa EDSA Santolan, nilinis na ng MMDA. Mark Makalalad, Mark! Super Radio! Diba Basketball World Cup pa naman at nakakahiya kung may mga makakita ang delegado kaya buti agad nagapan. Ano yan? Nilipad? Paano? Paano nahulog ba yan? Sa mga nakausap natin, posibleng nalaglag daw sa garbage truck na dumaan. Kaya kanina, nagkaroon din ng traffic kasi kinover natin yung EDSA bus carousel at habang papunta sa Kamkrami na tsempuan namin, medyo may kabigatan yung traffic ko pagdating ng Santolan at paakyat ng flyover sa Cubao. Yung pala, may mga basura na nagkalat at yung mga tauhan ng MMDA nagwawalis no, doon sa mismong gitna ng EDSA. Anong oras daw ang daan dyan ng, ano, ng mga delegado? Oo, wala pang oras ang naibibigay sa atin pero ang laro kasi alas 4 ng hapon. So posibleng mga tanghali daw dito ang maging daan ng mga sasakyan ayon dun sa mga taon ng IAC na nakausap natin. Pero pwedeng mas mapaaga pa yan dahil kung merong mga magpa-practice, ayan, hindi nila masabi kung ilan ang daraan ngayong umaga. Pero for sure yan, tanghali hanggang mamayang hapon, dire-diretso na yung dating ng mga sasakyan. At naikot nga namin, no, itong sa EDSA Santolan, sa dapat lamang ito ng Kamkrami bago umakyat ng flyover. Ayon sa mga pagtanungan namin, posibleng nalaglag yung mga basura sa garbage truck na dumaan. E sa ngayon, nalinis na ng mga tauhan ng MMDA ang mga basura. Gayunman, bahagya itong nagpabigat ng trapiko sa Santolan area kanina. Ang inyong kapuso, Mike Makalalad ng GMA, Super Radio, DCWP, dapat totoo. Super Radio! Asabat ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, sa Ninoy Aquino International Airport na IA, ang mga nasa mahigit 18 milyong pisong halaga ng cocaine. Nakumpiska ang tasa 3 kilo ng cocaine sa bagahe ng isang Pinay na galing po sa Ethiopia. Ayon po sa suspect, nakumbinsi siya ng kanyang kachat sa Facebook na isang Chinese na bumiyahe patungo po sa nasabing bansa at sagot lahat ng gastos. Nangako umano ang kanyang kausap na siya'y bibigyan ng 100,000 piso para dito. Ganun pa man, nagulat na lang ang Pinay nang madiskubring pinalitan ng kanyang maleta na naglalaman pala ng ilegal na droga. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Balikan natin ang ating mga headlines. Babala ng bagyo bilang isa, nakataas sa ilang lugar sa Ilagang Luzon, dulot ng bagyong Goring. Tatlong bodega sa Bulacan na hininalang ng kuhord ng bigas, sinalakay at ipinakandado halos kalahating bilyong pisong halaga ng bigas na tuklasan. Ombudsman, pinakakasuhan ang ilang dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management at Pharmaly Pharmaceutical Corporation kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng RT-PCR test
na nagkakalaga naman ng 4 na bilyong piso. Para wagang panibagong dagdag sahod sa mga manggagawa ngayong taon, inusisa sa pagdirig ng Kongreso. Armed Forces of the Philippines diyak na tuloy-tuloy lamang ang resupply mission sa 9 na lugar na okupado naman ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Open ang ceremony ng 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena. Arangkada na ngayong araw, seguridad at pagmando ng daloy ng trapiko, planchado na. Prinsipyo ng federalismo, sinimula lang ipatupad ng administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bilang ng mga Pilipino na kumpirmadong nasawi sa wildfire sa Hawaii, umakyat na sa 6. Pare, batiin ko lang yung aking inaanak, si Princess Catherine Basco. Ayan. Birthday ni Prince. 10 years old na to. Aba naman. 10 taong ko na rin pinagkakautangan yung... Malapit ng Pasko. tsaka si Joel Salazar. Happy birthday, ha? At si birthday ngayon ni Mr. Dodoy Faildo Pontamillas. 83 years old. Wow. Ng Udyongan Romblon. Yan. Go, Tatay Dodong. Pati yung mga empleyado ng Philpost daw dyan sa Romblon. Maraming nakikinig sa atin dyan. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa umaga nationwide. Sa ngalan po ni Mike Enriquez, ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektan, servisyon totoo lamang. Ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Oras, mag-iisang minuto na po, makalipas po ang alas 8 po ng umaga, saksi sa Double B, susunod na. Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. EZBB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio.
Kayo mga taga Metro Manila, wala tayong pasok. Kayo, pero kami meron. Linawin natin, public lang ha. Public, ha? Pero yung mga privado, meron. No? Kaya lang nagulat ako kanina. Dahil? Maluwag ang traffic. Huwag ng traffic. Huwag ka lang daw pupunta na LX muna. Yun kaya. Lang muna. Huwag muna ng... wala ka rin lang gagawin po sa ano... sa NLEX area, iwasan nyo ho muna yan. Kasi dyan po ang puntahan ngayon ng mga sasakyan, ano? Dahil FIBA, no? Walang pasok ang pampublikong paaralan. Oo. Wala din pasok ang pampublikong trabaho. Matanggapan. Maliban na lamang na sa mga nasa health and emergency services. Ayan, tapos, pati Bulacan, no, Weng? Kasama Bulacan. Metro Manila at Bulacan. FIBA, mga kapuso, nangakahulugan, Federasyon International de Basketball. Ano yung A? Association? Hindi, may federasyon eh. Ba't nalalagyan pa ng association? Nagulay. Ba't makinumpleto dyan sa listahan? Ito, hindi. Yung basket, yung A, kasama na nung BA. Oo. Basketball. Right. So, FIBA, mga kapuso, Federasyon International de Basketball. Para itong ano, Olympics, swing. Every 4 years naman. Lang nangyayari. Correct. No? All stars yan eh. Yes. So, ito yung nabuo noong June 18, 1932 sa Geneva. 2 taon matapos kilalanin po ng International Olympic Committee, IOC, ang basketball bilang sport. 8 bansa pala yung mga founding members nito. Sina Argentina. Mm-hmm. Mga lugar ng ano to, magagaling na mga basketballista ito, tsaka maninipa ng bola. Football. Football. No? Czechoslovakia, Greece, Italy, Latvia, Portugal, Romania at Switzerland. 1950 ang i-organize ng FIBA. Yung FIBA Basketball World Cup. For every 4 years po yan at ang women's division, noon namang 1953 nagsimula na rin. Taong 1989, ang paintulutan po ng FIBA, yung mga professional basketball player, kasi amateur to eh. Oo. Pero pwede maglaro dito ang professional basketball player. NBA. Wala sa NBA, mga kapuso sa World Cup, no? Pag meron ng taga-NBA, ano naman lamang gagaling eh? Diba sila yung representative ng kanilang sariling mga bansa, ano ha? Tapos ang haba ng bias. Yes, so nagulat lang ako. Ito palang China, meron ding player ng NBA dito. Si Kyle Anderson. Yun eh. Kyle Anderson, Minnesota Timberwolves po yan. Ang layo niya baka sa... Baka tayo lang ang walang ano, NBA player dyan sa FIBA. O si Jordan Clarkson. Ayun lang. Ligaw talaga. Babanggitin ko ha. Babanggitin ko, nasa Group A tayo eh, mga Group kapuso. A. No? Angola, ang kalaban po natin dyan. Nandyan po yung player po na Atlanta Hawks, si Bruno Fernando. Wow. Yan. Tapos ang Dominican Republic, ito matikas to. So lahat ng ano dyan, team, merong NBA player. NBA player, no? Dito sa Group A. Si Karl Anthony Towns, ano to, celebrated power forward. Wow. Ng Minnesota Timberwolves. Tsaka si Lester Quiñones, naglalaro ito, Weng, doon sa favorite NBA team mo, Golden State Warriors. Bakit mo tinoka sa akin? Hindi ka ba kasama sa mga fans ng Golden State Warriors dito sa BB? Italy, si Simone Fontecchio ng Utah Jazz, maglalaro sa no sa koponan ng Italy. At ang Pilipinas, syempre, nandiyan po si Jordan Clarkson, mga kapuso. Utah Jazz po yan. Ang nanay po ni Jordan ay Pilipina. Yes. Tangkad, no? So, hindi, maliit pa si Jordan. Oo, kalahati lang ako nun eh. Hindi, maliit pa siya pag ikukumpara mo sa ibang mga NBA players. Ay, grabe, si Jordan, ano to eh, forward. So, nasa Group A po tayo. Ang kalaban natin, kailan ba? Mamaya? Mamaya. Dominican First game Republic. Natin, yes, Dominican Republic. No? So, si Karl Anthony Towns, lahat po ng santo, tawagan na po natin. Oo, hindi. Actually, yung Pilipinas team, ang apila nila talaga sa mga kapwa Pilipinas, syempre. Dasal, tsaka, para cheer. Weng, puso. 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 Alam mo, kahit puso, meron tayo, di ba? Puso, makakapuso. Hindi, pero to yun. Ano ba naman susuportahan mo? Nasa hometown pa. Syempre, syempre. Di ba? First time natin i-host ba? First time ng, ano, ng Pilipinas na mag-host. Ang FIBA, mga kapuso, malaking event po ito sa larangan po ng mga nagbabasketball. Kaya tayo pupuntahan din ng mga turista ngayon, Weng. Kasi para siyang ano eh, para siyang Olympic event. Correct. Ang problema lang natin, ang big bang opening natin mamaya ay sa Philippine Arena sa Bulacan yan. Ang tangi mong daan dyan, NLEX.
Okay. Ngayon, para ang pakiusap po ng NLEX, pamunang ng NLEX, kung wag, pwede hindi na kayo magdala ng sasakyan, ay mag P2P buses na lang po kayo. Actually, this is a P2P buses. Siguro libre yun, dapat, ha? Libre yung P2P buses, makakapuso. Pero ang dapat may parking facility doon. Kasi, meron syempre, naman daw, Joel. Kaya lang, ang parking para sa mga may ticket at manunood, first come, first serve, siyempre. Hindi ka naman pwedeng, ay, may ticket ako, reserve niyo ako, alang VIP doon ngayon. Maliban na lang, siyempre, sa talagang mga tunay nating VIPs. Si Pangulong Bongbong Marcos kasi pupunta doon. Namayang gabi, 7:30 ng gabi. Presidente opening. So, mahigpit po ang seguridad, mga kapuso. Kaya lahat po ng mga sasakyan, patungo po doon. Kung di rin lang po kayo pupunta doon sa Philippine Arena, wag na muna kayong gumamit po ng NLEX. Sinasabi nila, long weekend kasi, Weng. So, totoo, isa pa yan. Yung mga, maswerte yung mga taga Metro Manila at Bulacan dahil apat na araw silang, dahil na Lunes ay holiday din. Oy, linawin nga natin. Yung private po sa Metro Manila at Bulacan, hindi kayo kasama sa deklarasyon ng holiday. Pero, depende po sa inyo, mga boss depende niya. Depende sa inyong kumpanya mismo, mga kapuso. Siya po si Rowena Salvacion. Siya po si Joel Reyes Ubel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kay magkakauntaan tayo sa Himpapuit Palatuntunang Taxi sa Double B! Pagkama na natin to. Ito ang news ng FIBA. Naman! Mga pasahero po na ipon sa bahagi ng... Siya mga torch bearer. Ganun ba? Yung po mga pasahero na ipon na sa bahagi ng EDSA Extension sa Pasay City dahil sarado pa rin ang ilang istasyon ng LRT Line 1, Nimfarabelo. Limited operation ng LRT. NIMFS na. NIMFA. Yes, ang sinaroroonan po, sa ngayon ay EDSA Extension tanto ng Taft Avenue, sakop ito ng Pasay City. Naiipon dito at patuloy na naiipon ang mga sasakay sana, yung mga commuters na sasakay sana sa EDSA station ng LRT na hindi nila alam na sarado. At sa ngayon kasi, batay sa abiso ng LRT management, limitado lamang ang operasyon ng LRT 1. So, ang may biyahe lamang ay mula sa Himpuyat Avenue, sakop yan ng Pasay City, hanggang sa FPJ Station na dating Roosevelt Station. Walang biyahe mula sa Baclaran Station hanggang sa Libertad Station. Yung itong pinaroroonan po, pagitan ito ng Baclaran Station at ng Libertad Station. So ito nga yung EDSA Station na nasa kantong-kanto ng EDSA Extension at Taft Avenue. Dismaya din yung mga pasero dahil sabi nila pagdating lamang dito sa gate o dito sa harang ng o sa hagdan ng LRT na nalalaman na sarado pala at walang biyahe mula rito. Ang nangyayari ngayon ay yung mga pasahero, makikita nyo sa aking kinadalang video, nakatungo sila sa kanilang mga cellphone. Nag-a-attempt na makabook sa mga ride-hailing app, motorsiklo o kaya yung mga kotse. Kaya lamang, sabi nyo, ay rapanan pa. Meron naman dito nag-aalok na habal-habal hanggang doon sa Himpuyat. Meron din tricycle. Ang bayad sa kanila pagka-tricycle ay nasinisiksik ng pasahero, 30 pesos ang isa. Pero kahapon pa ina-announce yan, NIMS, hindi ba nila alam? Oo. Kahapon pa ina-announce? Kaya lang hindi nila alam. Kasi kahapon yung announcement, kasi syempre hindi naman lahat nakapakinig ng balita o nakapagbasa ng balita. Kagabi, sa bagay, mga bandang alas stress na yun eh. Na nasira yung ano, di ba? Pero kung wala bang paskil dyan ahead, kung kahapon in-announce yan, dapat kahapon din meron ng mga paskil na, sarado kami bukas. Walang ganon. Yan ang hindi nila nakita. Sabi ng mga nakausap ko, hindi nila nakita. Nalaman na lang nila, pagdating nila dito sa hagdan ng LRT, kaya balikwas na sila. So, napapamahal na yung kanilang biyahe, maaabala pa sila. Ang worry nila, matraffic sila. Dahil talagang matraffic kayo, lalo na dito, nakikipagpatintero yung mga pasahero na na nag-aagawan sa masasakyang jeepney, nasa gitna na sila ng kalsada. Dahilan na yan ng pagbagal ng daloy ng traffic kasi bumabagal kapag lumilipo yung mga sasakyan mula EDSA Extension patungo ng Taft Avenue. Kaya siguro panawagan natin sa MMDA, Metro Manila Development Authority at LRT Management na magpadala dito ng masasakyan, na libreng masasakyan siguro na maghahatid sa kanila doon sa Himpuyat Station para hindi mahirapan yung mga commuter, lalo na yung mga nakatatanda. Narito lang yung ilan sa ating mga nakapanaya. Kasi wala pong information na lang kahit sa social media po na wala pong biyahe. Mayroon po kasi sumakay, dami tao din. Announcement. Hindi po nakita o napanood sa balita na sarado. Wala po, wala.
Yan, sila yung mga dismayadong pasahero, dalawa sa mga dismayadong pasahero, sina Vince Razal Santiago at Camille Lopez. Sabi ni Camille dyan, medyo mahina lang yung audio natin sa kanya. Sabi niya, siyempre, nakaka-disappoint at dahil inasahan naman niya na maraming pasahero ngayon dahil long weekend. So marami siyang kasabay na nag-aabang na masasakyan dito na narayin. Wala ba man lamang dyan, inihandang mga point-to-point bus? Yun nga, wala. Wala. Ang daming tao sa likod mo, nakakaawa. Oh. Diba, yung LRT2, nung nasira yun, diba? Weng Nimfa, nasira ang LRT2, merong inihanda silang bus dun eh. Oo, meron. Bakit ang LRT1? Wala. Ano ba yan? Hindi napaghandaan. Kaya siguro makalampag tayo, lalo na alam naman nila na atrasado na, di ba, yung announcement sa ako. Dahil emergency naman ito. Maunawaan naman yung mga pasahero kung maagap yung announcement. Kaya lang ito nga sa akin, literal, ang dami ng mga pasahero. Nakatila din yung mga nag-aalok ng masasakyan yung tricycle. Habal-habal. Yung habal-habal. Delikado, di ba? Ang habal-habal, lagi natin sinasabi doon, delikado yung walang insurance. At saka, ano yan, Niva, pag ganyan, malakihan ang singil. Oo, sasamantalahin yan, syempre. Kagaya nung tricycle. Mga dapat, mga tatlo lang, pero na apat o lima, sinusisip yung pasahero, ang singil, 30 pesos. Mas mahal pa sa bayad sa LRT. Ang habal-habal, kolorum, di ba? Kolorum, yes. Kolorum. Wala namang naninita. Nasa kanto, nasa inalim ng LRT station, itong mga taga-NMDA, yung mga traffic enforcer, walang naninita na yung mga nagahabal-habal dito. At hindi rin sinisita kahit gumigitna na yung mga pasahero. Naku. Umaharang na takda, uunahan doon sa dumadaan itong pampasahero. Yun lang. Mula dito sa Pasig City, ako si Lynn Parado, Super Radio, DTWD. Thank you, Nifa. May oras pa po mga kapuso sa MMDA at saka LRT Line 1 Management. Baka pwede, pwede kayo maglagay ng bus dyan. Kawawa naman yung mga na-stranded dyan dahil sa atrasadong announcement. Puntaan natin ito, Weng. Mga si pasahero. Mga pasahero, nagsisimula na rin daw dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Oy, meron ding P2P dito, ha? Meron. Sa PITX, papunta ng dun sa Philippine Arena. Hinahanap ko dito sa listahan ko. Yeah, meron nga. Meron. Number four siya. Banggitin natin itong mga ito. Siguro yung mga magagaling sa Cavite. Pwede. Kaya nalang sila mag-park. May parking facility po dyan. Meron. Tapos may mag-atid sa inyo. Libre. Yung libre. P2P bus papunta ho ng Philippine Arena para ho sa opening ng FIBA mamaya. Bam Alegre. Ng GMA Integrated News. Bam. Pasok. Kaya na. Joel, magandang umaga. Morning. Meron pang kasing pasok eh. Kasi long weekend kasi, kaya may mga ilan na rin nagte-take advantage nung wala pa gaanong rush sa may PITX para ngayon bumiyahe. Pero nga, dahil may anticipation ng long weekend, nakahanda ang PITX sa mga nagbabalak ng mga biglang lakad at yung mga talaga nakaschedule na magbiyahe at magbakasyon. Sabi nga, kung ano pa yung biglaan, yun pa yung natutuloy. I mean, nakita tayong grupo kanina ng mga bibiyahe na nagkayayaan lang sa opisina na mag-team building at ngayon, pupunta sila sa Baguio kanina. At isa naman, naka-usap naman natin, ngayon nila piniling bumalik bago yung talagang rush ng mga tao na bibiyahe. Kasi galing naman sila ng Naga at babalik na sila sa Japan. So nag-vacation lang sila. So in preparation dito sa anticipated na dagsan ng mga pasahero, ang PITX ay pinaigting daw ang kanilang security presence. Meron ding dedicated ticket booth sa mga biyaheng probinsya. At nakipag-ugnayan din sila sa mga bus company para tuloy-tuloy yung mga biyahe sa iba't ibang destination. So yun ang latest. Ba, meron bang markings dyan? Kasi nakalagay sa listahan na meron P2P dyan papunta ng Philippine Arena. May mga paskil ba? Dito kayo pupunta para maghintay ng bus o kaya dyan pwede magsakay? So far yung dedicated markings para rito talaga sa FIBA. Wala pa tayo nakita kanina. Pero meron din yung normal lang talaga na mga nag-e-ed sa bus carousel. Yun lang yung part nung ng mga dagsari ng pasahero kanina ng rush hour. Access sa EDSA bus carousel mula sa PITX. Yun. Thank you, Bam. Ingat, okay, Bam. Si Bam Alegre ng GMA Integrated News. Magandang umaga. Balik sa inyo. Thank you. Sa double B! Meron pong pulis na nakapatay sa isang menor de edad sa Rodriguez Rizal. Kinasuhan na. Detalye, Mark Makalalad. Maring ginundinan ng Rizal Police Provincial Office ang pamamaril ng isa na lang taon na nagresulta sa pagkasawi ng 15 taong gulang na binatilyo na si John Francis Ombad. Sa panayam ng Super Radio DCBB, kay Police Lieutenant Colonel Ruben Pequero, kanyang ang hepe
ng Rodriguez Police, kanyang sinabi na nakakulong na at nasampahan ng reklamong homicide at attempted homicide si Police Corporal Arnulfo Sabillo. Nakakulong at nasampahan na rin ng homicide at attempted homicide ang sibilyan na si Jeffrey Baguio na kasama niya sa pagsasagawa ng krimen. Base sa report na nakarating sa Kamkrame, nangyari ang insidente noong Linggo ng hating gabi ng paputukan ng polis ang kapatid ng biktima na si John Ace Ompad na hindi huminto matapos parahin dahil sa sinagawang inspeksyon ng lisensya. Talip na huminto na binaliwala ni Ompad ang inspeksyon ng polis. Natakot kasi ito dahil hindi naman naka-uniforme at nakainom pa umano ang polis. Hinabol ng polis at ng sibilya na kasama nito si Ompad at dito na nagpaputok ng baril ang polis. Aksidenteng tinamaan naman sa Sikmura ang biktima na minor de edad na lumabas ng bahay sa pagkakataong iyon na isugod pa sa ospital ang biktima pero agad itong nasawi. Aminado naman si Lieutenant Colonel Peguero na paglabag sa standard operating procedure ang ginawa ng suspect na polis. Hindi kasi ito naka-uniforme nang magsagawa ng inspeksyon at nang harang pa ng motorsiklo. Maliban dito ay hindi rin ito dapat gumamit ng dahas dahil dito maharap siya sa iwalay na kasong administratibo. Ang inyong kapuso Mark Makalalad ng GMA Super Radio. DCWB dapat totoo. Okay. Alright, sa ating pagbabalik, alamin na. Yan na ba? Pwede na ngayon ba natin na, sa tawagin? Ngayon na, oo. Diretso okay. Na tayo. Sige, punta nasa linya natin po natin mga kapuso si Charlie Nozares ng MMDA Metro Base. Alamin natin muna ang dalo ng trapiko, lalo na po sa iba't ibang lasangan ng Metro Manila. Charlie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa iyo, Kasamang Weng. Ganun din siyempre kasi Kasamang Joel at sa mga tagapakinig at tagapanood ng DCWB. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybayin itong southbound ng EDSA na kung saan may pagbagal pa rin tayong nararanasan mula dyan na sa may pagbaba ng Timog flyover hanggang Santolan lamang po yan. At light to moderate na lang dito sa may bahagi ng approaching ng Sio Boulevard Tunnel hanggang Makaahon po yan. Pagdating naman sa may Evangelista, light to moderate din hanggang sa may Cabrera. Ang northbound lane ng EDSA Park Avenue hanggang Taft Avenue MRT Station, moderate traffic din po. At pagdating naman dito sa may Magallanes sa pagbaba ng flyover, moderate traffic hanggang Makaahon po ng Ayala Tunnel. At masusundan na lamang dito sa may Reliance, moderate din po yan hanggang sa may J. Vargas sa may Mega Mall. Pagkalagpas niyan, maluwag naman ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng Quezon City at Monumento Circle. Samantala, dito naman sa may C5 at Katipunan, magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Unti-unti lamang pong bumabagal ang daloy ng traffic dito na sa may Libis, pagbaba din ng flyover hanggang Eastwood. At moderately moving na rin sa may J. Vargas, patungo naman ng Lanusa. At ang northbound lane ng C5, wala rin problema at maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan. At siyempre, ngayong araw ng Biyernes, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapatupad natin ng number coding sa Metro Manila. Yan po ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Hanggang alas 10 po yan ang umaga at magbabalik naman ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang sa lungsod ng Makati na nagsisimula din ng alas 7 ng umaga, pero natatapos naman po ito ng alas 7 ng gabi. So yan muna ang ating traffic update sa mga oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nozares nag-uulat. Thank you, Charlie! Taxi! Sa pagkitin lang natin to, Weng, yung mga point-to-point bus na maghahatid po ng mga pasahero dyan po sa Philippine Arena. Ito po yung mga lugar, no? Cloverleaf Ayala Mall. One Ayala Bus Terminal. Trinoma. Paranaque Integrated Terminal Exchange, ito yung PITX na binanggit mo kanina. Mall of Asia. Araneta City Bus Port. BGC Market Bus Terminal. SM North EDSA. SM Mega Mall. SM Clark sa Pampanga po yan. SM Pampanga po yan, sa Pampanga din at po saka, yan. Siyempre, at saka yung sa Baliwag, Bulacan. SM Clark, Pampanga, meron ding SM Pampanga. Yes, yan. Okay, so ano po yan? Sinabi libre ba rito, daw po yan. Kung ano to, every 30 minutes meron po yung biyahe, no? Tapos, pero kailan, anong oras ba magsisimula? Anytime daw, sabi ng NLEX. Kasi ngayon, si Robin mas maagang pumunta ron, mas maigi. Oo. Kaya, tapos diba, magpaghandaan nyo na. Dala kayo ng pagkain nyo, inumin tubig, diba? Oh. Kasi baka maubusan nyo kayo ng naupuan. Yan. Pero ano yan, may ticket na may bayad. Ang libre lang makapasok po ayon sa P2P bus. Yung pagpasok po doon sa
Philippine Arena para manood ng FIBA, may ticket po yon. Yung bang... Kailangan may ticket ka na before going. I'm sure. Ako. Pero pag ba sasakay ka ng P2P, hahanapan ka ng ticket ng FIBA? Hindi, yun lang, hindi natin sigurado. Pero, kasi para makalibre ka, di ba? Dapat inihinga ng ticket. No? Yes. So, dalin nyo yung ticket nyo. Standby mga kapusong oras natin, alas 8.24. Radyo na. TV pa. Ortisiya na. Disiplina pa. Hindi natin tatantara ng mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa WB. So, mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso bigay premyo panalo Season 7. Mamimili o sari-sari store owners, pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking pa-premyo. Halos 8 million pesos ang ipamimigay at halos 1,000 ang pwedeng manalo. May chance kayong manalo ng daily and weekly cash prizes at brand new house and lot sa Grand Draw. Isa pang dapat abangan ay ang trendy dance music video ng Network Promo. Kasama mga mahuhusay na cheer dancers mula sa mga paaralan at universidad na miyembro ng NCAA. Ang official sending of entries ay umpisa sa August 5 at tatagal hanggang October 13, 2023. Bukod sa participating Mercury drug branches, pwede na rin magulog ng entries sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page www.facebook.com/GMAPromos at microsite promos.gmanetwork.com/GMAPromos ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Initially po, ang natanggap po kasi natin informasyon ay meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. Pag yun yung budo mo, pag in-hoard mo, tumataas. Greed yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba maghantay ka ng konti? Uy, mas malaking kita. Kami sa papel. Wala po kami tinatago. Dahil po yan may permit. Siyempre, nangulat kami. Dahil hindi namin alam ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Kami middleman lang naman kami. Thank you.
yung dati-dati, Weng, kinakailangan ng diploma at saka kinakailangan nakatoga ka bago ka makalabas ng pasahe. Uy, parang ngayon, parang isang maleta din dadalhin mo dokumento para makatravel ka. Nadagdagan ang ano. Hindi, biro lang po yun kasi nagkaroon po ng mga meme. Dahil nga, di ba, mahigpit ang ano, ang Bureau of Immigration. No? Sa pagpapalabas po ng mga Pilipino, mag-a-abroad mga kapuso. Pero ngayon, nadagdagan dahil inihigpitan nila, Weng, eh. No? Inihigpitan nila yung ano, yung para maiwasan po yung ano, yung human trafficking. Ba? Naiintindihan naman natin yun, Joel, kasi marami naman po talaga na chichempohan ng immigration sa airport na nandoon na. Yung pala wala talagang pupunta at i-smuggle lang sila. Marami ng ano, marami ng mga kaso na iniuwi tayo rito mga Pilipino dahil biktima ng human trafficking. Totoo ka dyan. Kaya lang, ang sabi ng reklamo nga ng iba, parang ano siya, sumasagka naman siya doon sa karapatan na magbiyahe. Yung right to travel. Right to travel no? Which isang tao. Which is enshrined in the Constitution. Naman. Yes, Your Honor. Ano siya eh, parang pinahihirapan masyado yung pagbabiyahe. Yeah, yeah, halimbawa na lang po. Ito, papakita mo to sa immigration, Joel, ha? Paano? Oo, di ba? Okay, kay turista. Self-funded. May pera ka, gusto mong mag-travel at mag-biyahe, mag-liwaliw. Kailangan po magpakita ng kumpirmadong return at o round-trip ticket. Okay. Proof ng hotel booking and accommodation. Mm-hmm. Yan. Akala ko pagka-turista ka, hindi ka na masyadong tatanungin. Di ba? Hindi. Dinagdagan nga nila. Okay. Pangatlo, financial capacity. Yung pruweba mo po na ikaw ay kumikita ng ganito kalaki at kaya kong pondohan ang travel ko. Dami naman. Normally, ginagawa yan pang mag-a-apply ka ng ano? Visa. Visa. Diba? Ito, hindi. Sa immigration pa lang, papakita mo siya. Okay. Proof na ikaw ay nagtatrabaho sa ganitong kumpanya. Mm-hmm. Yan. Proof of employment. Hindi ba? Kung sponsored travel naman, meron kang magkapatid na nasa abroad. Mm. Siya ang mag-i-sponsor ng biyahe mo. At halimbawa, kailangan first degree of consanguinity. Ibig sabihin, magkapatid talaga kayong sagka. Kailangan mo may original kang PSA birth certificate issued. PSA issued na birth certificate. At magpuprove yun, Joel, na kayong dalawa ay magkapatid first degree. Oo. Ganun pa? Kailangan nun? Yes. Kala ko pang passport lang yun. Pagka may passport diba? Ka, di ba? Parang... Pinakita mo na rin yung virtual TV. Magbibit-bit ka na rin ngayon nun. O kaya naman ay, kung kailangan ng marriage certificate, dalahin nyo na rin po. Eh sige, mamaya magandang malinaw natin yan. Okay na ba siya? Asalin na natin. Grabe. Assistant Secretary Mico Clavano. Tagapagsalita din po ito ng, ano, ng Department of Justice. No? Asek, magandang umaga si Joel Subel. At saka si Rowena Salvacion, live ka Super Radio DCWB. Magandang umaga po. GTV. Hello, sir. Ay, teka. Wala siya ng audio, no? Pero naka-viber po tayo. Alamin natin kita na natin si Asek. Kita natin yung kanyang kagwapuhan. Asek, kamusta ka na? Okay na? Fresh na fresh, okay? Good morning, Asek. Good morning. Kumusta po kayo? Ay, mabuti po. Okay naman po. All right. Sige. Ano ba ito? Nadagdagan naman yung ano dati. Toga lang, tsaka diploma. Yearbook. Yearbook. Nadagdagan pa. Ano ba, attorney? Ano nga po ito? Pakihilera nga po sa amin. Ano ba yung mga dapat dalhin pagka lalabas ka ng bansa? Sir Joel, Ma'am Rowena, I just like to clarify po no, na parehas na parehas po, wala pong nagbago. Mm-hmm. Yung actually, siguro, apologies are in order. Magsasorry na ho kami dahil hindi po tama yung communications ho namin dito sa bagong... Ayun. O, kasi nagulat din kami ni Weng. Ang dami. Sige nga po. Go ahead, sir. Ano po yung paglilinaw na gagawin ninyo? Sige nga po. Okay po. Ito lang po, no? Dahil meron po tayong 2015 na guidelines dito sa departure formalities. Nandun po lahat ng documents na nakasulat dito sa 2023 guidelines. Yun nga lang po, ang ginawa ho natin, dinagdagan lang ang mga categories ng mga travelers. And mas nilinaw po natin yung proseso. Pero po, yung the same process na meron tayo dati nung 2015 pa, ay parehas na parehas po dito sa ating bagong 2023 revised guidelines. Kung okay lang po, babasahin ko po yung Sige po. Provision para po malinaw sa lahat. Ito po ay nasa 2015 guidelines. Sinasabi dito, sa primary inspection, ibig sabihin po dun sa counter mismo ng immigration, ito po ang gagawin ng immigration officer. So ito po,
Section 1.2, a passenger identified by the immigration officer to have doubtful purpose of travel, fraudulent, falsified, or tampered travel documents, or identified as a potential traffic person, shall not be cleared for departure or recommend for deferred departure and turned over to the Travel Control and Enforcement Unit. Tapos po, so ang ibig po sabihin yan, kung medyo nagdududa po yung immigration officer. Meron pa isa na mag-i-interview sa kanya, di ba? Yan yun, na attorney, no? Hmm. Opo, opo. So, doon po sa pangalawang interview, ang tinatawag nating secondary inspection, pwede pong hingin yung mga documents na nakasulat dito sa 2015 guidelines. At parehas na parehas po ito doon sa documents na nakalagay sa 2023 guidelines. Okay. Sa ganito, kasi dati, pag lumalabas halimbawa, pag nagbabiyahe, ako personal experience ko, hindi ko dinadala mga dokumentong ito. Ang dala ko lang, passport at visa ko. Pero yung mga birth certificate at yung mga financial proof ng financial capacity ko, proof ng employment, yan ay sinasubmit ko pag nag-apply ako ng visa. Pero ngayon po, required na, kailangan dalhin ito. Kasi baka mas secondary inspection kayo. No? Baka mas secondary inspection ka. Opo. Well, hindi po. No? Just to clarify, na itong guidelines na ito, like I mentioned kanina, talagang parehas na parehas po, only for those vulnerable. Kumbaga po, for example, first-time travelers. Pangalawa po, first-time OFWs. Mm-hmm. Or those that yung mga digital nomad po na bagong type ng employment, no, na pwede mag-work from home kahit saan sa mundo. Ito po yung mga vulnerable sectors na hihingan ng additional documents, which has been happening before. Parehas, oo, pero kung seasoned traveler na po kayo, marami po kayong stamp sa inyong passport. Yung mga ganun po, yung mga basic documents lang ang kailangan dalhin. Kagaya ng passport, visa, boarding pass, pati yung return ticket kung turista. Diba? Kasi syempre, matagal na kong hinihingi yan. Hindi naman mahirap. Passport, visa, boarding pass, pati yung confirmed return ticket. Okay. Yun lang po. So for 98% po ng magta-travel, itong apat lang po ang hihingin ng immigration officer. Kung makita ho natin na we fall under a different type of category. For example po, yung overseas Filipino workers, minors, dependent OFW, student, mga prospective employment abroad. Yung mga yun po, syempre, meron po talaga tayong mga additional documents. At alam naman po ng OFW yan na kailangan mag-present, no? Mga documents. So malinaw, meron lang ilang kategorya ng mga traveler ang kung saan mag-a-apply po itong panuntunan na ito. Yan. Yan ang malinaw. Pero, opo. Tsaka matagal na ho yun. Even in the 2015 guidelines, dinadala naman talaga ng mga OFW yan, yung mga minor, students, ganun po. So wala pong nagbago in terms of all of the documents. Ang ginawa lang, actually po, if anything, napadali pa po yung proseso. Bakit po? Ganito po, may isang magandang halimbawa po, no? Yung mga maraming tanong po about yung mga jowa, boyfriend, girlfriend na ibisitahin sa ibang bansa. Yes. Dati po, pag bibisita ka po ng isang boyfriend, girlfriend, fiancé, partner, spouse, or yung asawa niyo po, kailangan pong kumuha ng CFO clearance. CFO po ay Commission on Filipinos Overseas. Okay. So dati, blanket po yan. Lahat po ng bibisita ng boyfriend, girlfriend, kahit short-term lang ang relationship, kahit hindi forever yan, kailangan pa rin po kumuha ng CFO clearance. Ngayon po, lilinaw natin na kung hindi masyadong permanent ang setup, let's say for example, jowa lang, boyfriend, girlfriend, hindi pa po partner or spouse or fiancé, hindi na po kailangan kumuha ng CFO. Okay. So tinanggal yung pagkuha ng ano na lang hinihingi ngayon, text messages, yung exchanges. I love you, I miss you. Po, kahit tourist na lang po ang category. So, ganun po, no? Parang ang ginawa ho natin, lahat ng categories na hindi vulnerable sa human trafficking, mas napadali tuloy from the 2015 guidelines dahil masyado hong masyado hong blanket ang tinuturing sa 2015 guidelines. Ngayon po, sa 2023 guidelines, tinignan ho natin,
na-streamline ho natin yan. Another example po, no, is itong tourist. Itong tourist po na self-funded, hindi naman po ay yung first degree of consanguinity ang relation po. Hindi na po kailangan ng affidavit of support galing sa magulang or sa anak. Kasi yun po yung ginawa naming bagong classification or category. Dati po, kahit parents ang sponsor nyo po, kailangan magdala ng affidavit of support. Ngayon po, hindi na. Proof of relationship na lang. Kahit birth certificate na pinapakita na magulang mo si, let's say, Juan de la Cruz, okay na po yun. Hindi na po kailangan magdala ng affidavit of support. Yun, mali. Pero okay, kung ganun po, kung mas niluwagan natin, anong purpose na para doon sa laban natin sa human trafficking? Kasi initially, yun ang thrust ng bagong guidelines sinasabi. Yes po. So, kagaya ng sinabi ko po kanina, yung ibang category na streamline ho natin, na yung mga categories na in-identify ho natin na hindi vulnerable sa human trafficking. Yung mga vulnerable pa sa human trafficking, we still impose yung dati po nating mga documents na kailangan i-present. Iyon. So, okay. Yun po, good. At least, yung, babaguhin na namin to, ha? Itong unang lumabas na mga balita. Oo, so, sa ginawa ninyong paglilinaw. Mabuti at naanakuha namin kayo, Osek, kasi ang dami pong nagagalit dito sa nabalita ito. Parang nilalabag na daw po ng gobyerno yung right to travel ng mga Pilipino. Opo, naiintindihan po natin yan na talagang may ganong side. No? And I think it really is a communications siguro failure na hindi po natin na ilabas ang 2015 guidelines na compared side by side doon sa 2023. Kasi kung talagang babasahin niyo po, at ito po, talagang binasa ko po side by side. Pinakita niya talaga yung libro . Okay, ito naman. Itong issue naman doon sa Pogo official. Ano ba nangyari dito? Nawawala daw po. Magkano? Paano po nawala ito, attorney? Ano ba nangyari, Nene? Anong lumabas sa investigasyon niyo po? Nagagalit na naman si Secretary Remulla. Ayan. Opo. At sana po, hindi na po siya magalit dahil po, na-recovering pa po siya kaya dun sa ano. Oo, baka may stress pa yan . Opo. Kaya, ang report po natin, the other day, so August 23 po, meron po talagang nawawalang Chinese employee sa Pogo operations na nireed natin sa Pasay. And syempre, agad-agad po ang team ho natin sa DOJ, NBI, tsaka FSU ay gumawa kaagad ng tracker team para po sa manhunt. Yung ano po kasi, yung challenge ho natin, yung facility kung saan sila dinidetain, ay yung facility mismo kung saan sila nag-ooperate. So kung ano lang, i-compare natin kung sino ang mas may sense. Yung familiarity na sa lugar. Chinese, no? Yung familiarity po, dun po talaga sa operator. Nonetheless, we're not making excuses po. Ito ay isang problema na kailangan talaga nating harapin. At hindi po pwede dahil ito po yung mga Chinese nationals na involved po talaga sa scam operations. And yung mga victims po niyan, yung mga kababayan po natin. Kaya hindi talaga papayag si Secretary Remulla at kaming buong team po natin, hindi kami papayag na hindi ito mahuli. So every day po, every 2 hours, humihingi po ng advice or ng report si Secretary Remulla. Dahil hindi niya talaga to ililet go. Meron na bang napanagot dito? Meron na ba nag-assume ng responsibilidad? Kami watch po namin yan . Nakawala kami po ang may kasalanan. Meron bang ganong pagpapanagot na mangyayari Asek? Opo. Kung sasabihin po nila na moment of weakness, mag-sorry sila, sorry din, 'di ba? Kasi hindi po pwede talaga na makawala ng isang. Iniimbestigahan nyo rin po yung mga taong nagbabantay doon sa Pogo facility. Kasi baka sa higpit dapat na sigurida doon, imposible dapat na nakalabas siya, hindi ba? Yes po. Dapat po lahat ng ingress at saka egress na areas, entrance, exit po,
kailangan po talagang bantayan yun. And hindi po pwede talaga na may nakatakas ng ganyan-ganyan lang po. No? As at in the first, yung... in the first place po, bakit sila nandun pa rin sa Pogo facility? Bakit hindi sila inilalagay sa isang jail facility na nasa ilalim talaga ng pangangasiwa ng gobyerno? Yun po yung hingi natin sa Congress, no, ng additional budget para po makagawa po tayo ng karagdagang detention center para sa immigration. Ang legal custody po kasi ngayon dito sa mga foreign nationals na nahuli natin dito sa Pasay ay nasa immigration. So yung legal custody nasa immigration for violation of their visa. In terms and conditions. And wala nila silang jail facility para sa mga yan ngayon. Kaya dyan nila nilagay muna. Opo. We are simultaneously helping yung decongestion po ng immigration dahil po marami pong mga banyaga na nakadetain pa rin po sa immigration detention center sa Bikutan. So what we're doing, ma'am, is kailangan po natin ipa-deport itong lahat na nasa immigration detention center. Although meron po kasing isang scheme na nakita po natin dun sa Luffy case. Hindi ko po alam kung naalala niyo po yung case na dineport po natin. Marami po kasing nagfa-file ng case against themselves para po hindi sila ma-deport. Oo. So, ito po yung in-streamline po natin, ginagawa po natin ng paraan para po ma-deport sila lahat at ma-clear po yung mga cases na alam naman natin na fabricated po talaga. So, okay, so sir, they are under detention, no? At ang kaso po nila, eh, lumabag sila sa ating immigration laws. Mga illegal alien na sila, no? Mm-mm. Pero hindi sila... Undesirable alien. Illegal alien. Undesirable alien po. Tapos, attorney, wala naman silang kaso tungkol doon sa kanilang operation. Yung scamming or something. O, isa separate case ba yun, attorney? May kasong nakahanda para sa kanila doon? Meron po, no? We just... Kailangan po natin kasi ng isang legal basis para po i-hold sila. Dahil po hindi naman agad-agad na maglabas ng resolution ang prosecutors dito sa cybercrime aspect po natin. Tsaka sa SRC violation, yung Securities Regulation Code. Dahil nagsosolicit po sila ng investment without a license. Eh. So yun po yung isa ding tinitigan po nating violation. Yun. Okay, so, baka makatulong po yung pagpapaskil natin ng kanyang larawan o pangalan. Uh-oh. Sino ba ito? Allowed pa ba yun sa ilalim ng batas? Well, we have the identity. Although siguro iiwanan muna natin yung tracking team para mahulit kaagad dahil meron naman tayong mga information kung saan siya pumunta before bringing out sa public. Nasa Metro Manila pa ba siya? Opo, nasa Metro Manila po siya. All right. So, sige, Asek, salamat sa oras mo, ha. Thank you for taking our call. Alam ko, nakabakasyon ka ngayon. Opo, maraming po salamat sa opportunity na sana malinaw po yung 2023 guidelines. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. And good morning. Si Assistant Secretary Mico Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice. Ang oras natin, mga kapuso, alas 8:48, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa WB. Mabilis na pagbabago ng mundo at pagdami ng malalaking hamong ating inaarap o ang puso nating niyayakap. Ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod bilang News Authority.
mga FIBA delegates ay hindi po natin inasama at traffic dahil paggagamit sa kanila, Weng, ang busway. No? Ang busway po ay paggagamit po sa FIBA delegates kasi siyempre kalat-kalat sila sa mga hotel. Totoo. Meron mga naka-hotel sa Makati, may naka-hotel sa Cubao, meron naka-hotel sa Quezon City. Bawal lang po sa bus lane isang team. Chinese team. Grabe ka naman. Hindi. Biro yan. Diba? Pero ang paliwanag ng MMDA ha, hindi sila VIP na i-hold mo lahat ng buses. Huwag kayo, FIBA muna lahat. Hindi. Pipila din po sila. Ayun, kung merong bus ng pampasahero sa unahan nila, maghintay sila. Hindi natin pwedeng padaanin sa EDSA na lang yung Chinese team para matalo sila by default. Matrasin. At saka paalala po sa magdadala ng sasakyan sa NLEX papunta po ng Philippine Arena, tsakin nyo po na gumagana ang RFID at may laman kasi po hindi papadaanin doon ang walang RFID. Pagka cash lane po kayo, mag P2P na lang po kayo. Opo. Puntaan natin to, si Alan Gato sa LTFRB nagbigay ng special permit para sa mga bus na gagamitin para sa pagbubukas ng FIBA World Cup. Yan eh. Alan, pasok! Aabot sa 53 pampublikong bus ang binigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ay kasunod ng opening ceremony ng 2023 FIBA World Cup. Ayon sa LTFRB, ito upang mayroong masasakyan ang mga manonood sa Philippine Arena para sa FIBA. Maliban dito, nakatakda rin sa special permit na inilabas ng LTFRB ang mga pick-up point at drop-off point na mga bus na gagamitin. Kabilang dito ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Parañaque City, Trinoma sa Quezon City, SM Mall of Asia sa Pasay City, Juan Ayala Terminal sa Ayala Avenue, Makati, Cloverleaf Ayala sa A. Bonifacio Avenue sa Quezon City, meron din sa Market sa Bonifacio Global City, sa Taguig City, Araneta City, Cubao, Quezon City, at sa SM Clark sa Angeles City sa Pampanga. Tatagal mula 11 ng Agosto hanggang 17 ng Setyembre 2023 ang visa ng special permit na ipinagkaloob ng LTFRB para sa mga Pilipinos na gagamitin sa paghatid ng mga manlalaro at maging na rin na mga spectators. Sinabi naman ni LTFRB Chairman Sophie Laguardes III na nakikisa ang LTFRB sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtitiyak na magiging maayos ang pagdaraos ng 2023 FIBA World Cup. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradio DCWB. Dapat totoo. Taxi sa WB! Si Isa Bendanya umali mga poster at tarpuli na mga maghahain ng kandidatura para sa barangay at SK elections dapat baklasin. Ayon po yun sa COMELEC. Pag nagsimula na yung ano? Alan? Yung pag wala, nagsimula na silang mag-file ng ano, ng Certificate of Candidacy. Mm-mm. Kasi ngayon, Weng, marami na nagkalat. Na, totoo. Nagkalat na ngayon. Mm. Kaya lang, hindi pa sila kandidato. So wala pa silang nilalabag na batas. Mm-mm. No? Pero once na nag-file sila, tatanggalin na dapat yung mga ano, unless, yung campaign na. No? Correct. Campaign period na. Tama Isa, yan. Pasok. Isa Vendanya umali. May paalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kakandidato sa October 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kaugnay sa mga nagkalat ng mga poster, tarpaulins at katulad na yung iba ay ginagamit pa sa formang greetings o pagbati. Sa pag-ikot namin dito sa lungsod ng Maynila, may mga nakita kami na ilang posters at tarps kung saan nakalantad yung larawan ng ilang barangay officials at may mga maugong na tatakbo at may nakalagay na Happy Fiesta, Happy Balik Eskwela at iba pa. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa oras na maghain na ng Certificate of Candidacy o COC na magsisimula na sa August 28 hanggang September 2, dapat tanggalin na ng mga sasabak sa BSKE ang lahat na kanilang posters at kaparehong materyal. Sa iwalay naman paliwanag ni Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC, hindi pa maituturing na campaign materials yung mga nakikita ngayon na posters at tarps dahil wala pa naman formal na mga kandidato. Pero gaya ng sinabi ng COMELEC Chair, sinabi ni Laudianco na kapag naghain na ng COC, sila ay ikukonsidera ng kandidato at ang lahat ng mga material na itinuturing na campaign para Fernalia ay dapat na baklasin. Babala naman ni Laudianco kung may maispatan o makitang material yung mga kandidato sa labas sa panahon ng kampanya, sila ay maaaring makasuhan ng premature campaigning na paglabag sa Section 18 ng Omnibus Election Code. Yung campaign period ay mula October 19 hanggang 28 at yung mismong botohan o yung BSKE ay idaraos sa October 30. Ako si Isabel Dayan, umali.
ng GMA sa Radyo DCBB, dapat totoo. Alas 8:57, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Hindi natin tatantara ng mga balita at mga komentaryo sa programang Saksing sa WB. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Alas 5:30 ng umaga, Double Wang sa Double B. Alas 7 ng umaga, Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 8 ng umaga, Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 9 ng umaga, Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Super Radio DZBB Saturday Prime Time. Kung babatiin. Yes, nakasalubong ko kahapon ang mag-asawang si Jojo and Arlene. Sana tama ang tatanda ko ng pangalan mo, Madam Ledesma sila. Mag-asawang Ledesma. Okay, ingat po kayo sa trabaho. Salamat sa pagtutok sa saksi sa Double B. Thank you. Kapabayan ko sila. Yun, no, mga taga Marinduque, ha? Yes. Kristen Garcia, electric technician ng CAA Las Piñas, nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Thank you, Rod, nakasakay ngayon ng bus. Nakatutok ang telebisyon sa DZBB. Hindi ang pangalan, St. Anthony Bus na nakatutok ngayon. Hello guys, ingat kayo sa biyahe. Maraming salamat. Uy, kuya driver, ingat ka. Thank you. Ha? Thank you. At ito po si Igan. At si Connie Season. One on one. Walang personalan. Nakala po ni Mike Enriquez. Ako po si Joel Reyes Abel. Po naman si Rowena Salvacion. Magandang umaga mga maharlika. Sa bagong Pilipinas, alas 9 ng umaga. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.